Isang babae, pilit ipinapakasal sa anak ng kanilang pinagkakautangan, ngunit ayaw niya sa mayamang lalaki dahil mas gusto niya ang binatang empleyado sa kanilang kumpanya. Ang akala niyang empleyado ay mas mayaman pa pala sa pinagkakautangan nila. Ating alamin ang buong kwento. Good morning, ma'am. Nakangiting bati ng guard at ng ibang empleyado kay Annie. Binati niya pabalik ang mga ito na may ngiti sa kanyang mga labi. Ilang sandali pa, nagtama ang tingin nila ng binata na kanyang hinahangain. Marahan siyang humakbang patungo sa kinaroroonan nito. Good morning, Mr. Nunez. How is your morning? Good morning to Miss Ibayan. Walang ngiti ang nakasilay sa labi ng binata nang sabihin nito mga katagang sinabi nito na siyang nagpalungkot sa kanya. Hindi rin ito sinagot ang tanong niya kung kamusta ang umaga nito. Tinapik niya ang balikat nito tsaka tumikhim bago naglakas loob na muling magsalita upang ito'y kausapin. Mukha yatang hindi maganda ang gising mo. Dahil ba ito sa akin? Tanong niya rito. Siguro masyado mo ko iniisip kaya hindi ka nakatulog ng maayos, no? Sabi ko naman sa iyo, iba ang kamandag ko, Mr. Nunez. Nakakabaliw. Sinusubukan niyang pangitiin ito kahit hindi siya sigurado kung kakayanin ng kanyang powers. Kahit pakiramdam niya, ang kapal na ng mukha niya dahil kahit hindi siya masyadong binibigyan ng pansin, ay feeling close pa rin siya dito. Halata ba? Tanong nito sa kanya. Ang dami kong iniisip, pero hindi ikaw kabilang sa mga yon. Ouch, ang sakit ng sinabi mo ha. Parang sinasabi mong wala talaga akong pag-asa sa'yo. Sabi niya habang marahang hinihimas ang kanyang dibdib. Nakita niyang umiling ang gwapong lalaki bago ito nagsalita. Ikaw, parang ang sarap ng tulog mo dahil ang lakas mong mang-asar. Siyempre, sinadya ko matulog ng maaga nang makasama kita sa panaginip ko. Alam mo ba sa panaginip ko, sinabi mong mahal mo ko? Sabi niya habang merong matamis na ngiting nakasilay sa kanyang labi na hindi nagtagal, unti-unti ring nawala. Oh, bakit tila nalungkot ka? Hindi mo ba nagustuhan ang napaginipan mo? Hindi. Bakit? Akala ko ba masaya ka na kung magugustuhan kita? Kunot noong tanong nito habang nakatitig sa kanya. Tumango siya ngunit nakangiwi ang kanyang uso. Kung ganun, bakit tila masama ang loob mo? Kasi ang ending, kinasal ako sa ibang lalaki at hindi sa'yo. Ewan nga eh, ang gulo kahit sa panaginip may kontrabida. Sa isip-isip ko nga, lintik na panaginip yun. Panaginip na nga lang, hindi pa nagkaroon ng happy ending ang love life ko. Hay, desmayado niyang sabi, sabay pakawalan ng isang malalim na buntong hininga. Tinapik siya nito sa kanyang balikat. Hayaan mo na, panaginip lang naman yun. Alam mo, ikaw, ang dami nating kailangan tapusin ngayong araw. Pero ikaw, panaginip na walang katuturan yung pinagtutuunan mo ng pansin. Siyempre, mahalaga ka sa akin, kaya naapektuhan ako ng gusto. Tinukso sila ng kanilang mga katrabaho, dahilan na nagkaroon ng konting hiyawan at bulungan sa kanilang paligid. Ang aga-aga, bumanat na naman si Ma'am Annie, sabi ng isa sa mga empleyadong malapit sa kanya. Ang ingay at ang saya siguro sa tahanan niyo, Miss Ibayan, no? Dahil masyado kang mapanukso. But thank you dahil binigyan mo ng kulay ang umaga ko ngayong araw, sabi ng binatang gusto niya. Mahalin mo na kasi ako, Mr. Nunez, nang tuluyang magkaroon na ng kulay ang buhay mo, araw man o gabi. Sabi niya, sabay kindat sa binata bago niya ito tinalikuran habang sinabihan ng mga empleyadong magtrabaho na. Masayang sumunod ang lahat habang may tuwa sa mga mukha nito. Narinig pa niya ang mga sinasabi ng mga ito. Ayon sa kanyang narinig, napakaswerte nila dahil mabait siya sa mga ito na siyang nagpangiti naman sa kanya. Masaya si Annie sa trabaho niya bilang personal secretary ng ina niya at kung minsan naman ay ng kanyang ama. Ginagalang siya ng mga empleyado hindi dahil sa anak siya ng may-ari ng mga pinagtatrabahuhan ng mga ito, kundi dahil marunong siyang makisama at makibagay sa kanyang kapwa-tao. Maaring maarte siya subalit nilalagay niya ito sa tamang oras at lugar. Maingay palagi yung opisina tuwing umaga dahil sa kanya at sa binatang si Nunez. Ang buhay niya'y umiikot sa pagtatrabaho at pag-aaral sa isa pa niyang kursong gustong matapos. Kontento siya sa ganitong buhay, kaya hindi siya nangarap ng sobra-sobra dahil kung tutuusin, kilala ang pamilya nilang isa sa mayayaman sa kanilang lugar. Nakakasabay din sila sa mga kilalang negosyante sa ating bansa hanggang sa nagkaroon ng problema dahil sa kagagawa ng ina niya na hindi nila inaasahan ng kanyang ama na mangyayari. Samantala ang binatang Nunez, hindi maalis-alis ang ngiti niya sa labi nang siya ay makabalik sa sariling mesa.
Dahil hindi mawala-wala sa isipan niya ang mga banat ng dalaga, napailing siya. Hindi ko maintindihan kung bakit napapangiti ako ng ganito sa tuwing iniisip ko siya. Hindi kaya nahuhulog na ako sa kanya? Sabi niya sa isipan. Pinatong ang kanang siko sa mesa habang ang ulo niya naman buhat-buhat ng kanyang palad. Samantala ang kanang kamay niya, hawak-hawak ang ballpen habang nilalaro ng mga daliri niya ang bagay na iyon. Nang napagod siya sa ganoong posisyon, napabuntong hininga siya ng malalim. Pagkatapos, pilit niyang winaksi ang dalaga sa kanyang isipan upang matuon ang isipan niya sa trabaho na kailangan niyang tapusin. Nang sumapit ang oras ng uwian, sabay silang lumabas ng gusali ng dalagang nagpapagulo sa dati niyang tahimik na mundo. "Mr. Nunez, ayaw mo bang mag-goodbye kiss sa akin?" Tanong nito sa kanya nang marating nila ang parking lot. "Sige ka, baka hindi ka ulit makatulog ng maayos mamayang gabi." Dagdag pa nito sa mga sinabi. Napatitig siya dito habang napapahima sa sariling batok. Sa isip-isip niya, kung hindi lang ito anak ng kaibigan ng ina niya, kanina niya pa ito hinalikan. Aminado naman siyang nadadala siya sa ginagawang pangaharot nito sa kanya. Subalit pilit niyang pinipigilan ang sarili upang hindi siya makagawa ng hindi kanais-nais na aksyon. Kinabukasan, bagong umaga at bagong panimula, hanggang sa hindi nila parehong napansin na sobrang lapit na pala nila sa isa't isa. Palagi silang laman ng tuksuhan ng mga empleyadong malapit sa kanilang dalawa tuwing oras ng break time o pananghalian. Kahit ganoon, wala silang pakailam dahil wala naman silang ginagawang masama. Isa pa, sa tuwing oras ng trabaho, ginagampan na naman nila ng mabuti ang kani-kanilang trabaho. Nagbibiroan at nagtutuksuhan lang naman sila tuwing oras ng pahinga. Isang umaga sa pagising ni Annie, sinalubong siya ng kanyang ina na nakasimangot habang siya'y pababa sa pinakahuling baitang ng hagdanan. "Annie, ano tong nakarating na balita sa akin? May nobyo ka raw." Galit at mahigpit na hawak ng ina niya ang kanyang braso. "Kung sino man ang lalaking yun o totoo man yung balitang yun, hiwalayan mo na to habang mas maaga pa nang hindi ka masaktan. Dahil kahit ipagpilitan mo sa akin na mahal mo yung taong yun, hindi ko hahayaan na mapunta ka sa lalaking yun. Dahil ayoko mabuhay ka sa miserableng buhay. Gusto mo bang matulad sa akin? Alam mo ba kung hindi dahil sa pamilya ko, hindi makapagtatapos yung ama mo? Wag na wag mong tutularan yung ama mo kung hindi mo gustong itakwil kita bilang anak ko." "Pero mahal ko siya, ma'am. Kung gusto mo akong maging masaya, hahayaan mo akong makasama ang taong gusto kong makasama sa habang buhay. Hayaan niyo naman po akong pumili ng taong mamahalin ko." "Impokrita! Bakit? Mapapakain ka ba ng pagmamahal? Alalahanin mo magpapakasal ka sa anak ng Silverio. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, hiwalayan mo yung lalaking yun kung ayaw mo may hindi maganda mangyari dito at sa pamilya nito." Diretsahang tura ng kanyang ina. "Anong buhay ba yung pinangarap niyo para sa akin, ma'am? Sa tingin niyo ba mapapasaya ako ng limpak-limpak na pera?" Tinitigan siya ng ginang, yung tipong tingin na anumang oras, masusugatan ka. "Hindi kita kukumbinsihing pakasalan ng anak ng mga Silverio kung gusto kong maging hampas lupa ka. Lahat ng tao nagiging masaya kung napapalibutan ng pera at mga mamahaling bagay dito sa mundo. Hindi mahalaga sa akin ang salapi o anong material na bagay dahil ang gusto ko ay ang maayos at masayang pamilya." "Wala nang preno-preno, Annie. Sa ayaw at sa gusto mo, magpakasal ka sa tagapagmana ng mga Silverio." Nakangiting humarap sa kanyang ina at hinaplos ang makinis niyang pisngi. "Isipin mo na lang, anak, sa oras na ikasal ka sa lalaking yun, ay hihiga ka sa limpak-limpak na salapi na siyang nais ng lahat ng mga babaeng tulad natin." Pinunasan nito ang luha niya sa kanyang mga mata gamit ang ilan sa mga daliri ng ginang. "Nalulugi na ang ating kumpanya kaya wala kang ibang pagpipilian, kundi sundin ang gusto kong mangyari kung ayaw mo maging hampas lupa ng mga taong nakatira sa squatter. Naiintindihan mo ba? Matanda na ako, anak. Gusto mo bang makita yung ina mo na ang natitira niyang buhay sa mundo ay mamuhay na parang daga?" Hinigpitan nito ang pagkahawak sa makinis niyang pisngi tsaka walang kaingat-ingat na binitiwan ng ginang. "Celestina!" Sambit ng isang lalaki mula sa hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Sabay silang napalingon dito. Nang malaman niyang kanyang ama ito, ay hinintay niyang makalapit ito sa kanilang kinaroroonan. Niyakap niya ng mahigpit ang Ginoo nang ito'y makalapit. "Anong ginagawa mo sa anak ko?" Mariing tanong ng makisig na Ginoo sa kanyang ina. "Kung anong problema mo, huwag mong idamay si Annie. Dahil labas siya sa mga problemang pinasok mo. Ikaw ang may gusto niyan, kaya labasan mong mag-isa."
Anak natin na rin, Ante. Bakit sa palagay mo, mabubuo mo ba yung mag-isa kung wala yung tulong ko? Dinuro sila ng ginang. Kayong dalawa, wala kayong ginawa kundi kontrahin ako. Gusto nyo ba talagang mawala sa atin ang lahat? Mariing sabi nito sa kanila. Kasalanan mo kung bakit unti-unting nalulugi yung company natin. Kung hindi ka lang sana nagsusugal, hindi ito mga nganib mawala sa atin. Kapal din ang pagmumukha mo para ikulateral yung kumpanya natin sa mga Silverio. Tapos ngayon, anak mo yung gagawin mong pambayad sa mga pagkakautang mo. Hindi ka ba naawa sa anak natin si Listina? Pwede ba rin, Ante? Sa halip na pagalitan mo ko, kumbinsihin mo yung anak mo na pakasalan yung tagapagmana ng mga Silverio. Pareho kayong walang kwenta. Ikaw ang dahilan kung bakit mawawala sa atin ang kumpanya. Kaya bakit hindi ikaw ang magpakasal sa anak ng mga Silverio? Hindi ang anak natin. Ano? Hahayaan mo magpakasal yung anak natin sa lalaking mahirap pa sa daga? Kung ikaw ay pumapayag, ako hindi. Dahil ayokong makita si Annie na miserable ang kanyang buhay. Matapang natura ng ginang, galit na sinalubong nito ang tingin ng kanyang ama habang siya tahimik lang na nakinig sa bangayan ng kanyang mga magulang. Ayaw niyang magpagitna sa mga ito dahil batid niyang maya-maya lang, magiging maayos din ang tampuhan sa pagitan ng kanyang ama't ina. Inayos ng ama niya ang tindig nito bago matapang na sinagot ang galit niyang ina habang hinawakan ng ama niya ang kanang braso ng ginang. Hinahayaan kitang sigawan at maliitin ako araw-araw. Pero hindi maaatim ng sarili kong pati ang kaligayahan ng anak ko, pakikilamanan mo. Celestina naman, mula pagkabata ni Annie, sinusunod ka na niya. Sana naman sa pagkakataong to, hayaan mo siya kung sino yung lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Ano? Gusto mo? Hahayaan ko yung anak kong maging mahirap? Kung sa bagay, hindi ako nagtaka dahil galing ka sa mahirap na pamilya, habang ako nang galing sa mayamang angkan. Dinuro ng ina niya ang kanyang ama at gigil na sinabihan. Hoy Renante, kung akala mo dala mo ko sa drama mong yan, nagkakamali ka. Kung hindi lang kita mahal, iniwan na kita noon pa. Pero sa tuwing naiisip kong iwan ka, hindi ko magawa dahil sa ugali mong yan. Sabi ng ama niya habang hawak ang braso ng ina. Alam kong kapag iniwan kita, tatanda kang mag-isa dahil walang makakatiis sa mata pobre mong pag-uugali. Sigurado naman akong pati yung anak natin iiwan ka rin dahil batid kong kahit siya, nahirapan kang pakisamahan. Sa halip na sagutin ng kanyang ina ang ama niyang galit na galit, pinili ng ginang na huwag na lamang magsalita. Gusto sanang yakapin ito ng kanyang ama, subalit iwinaksi ng ginang ang kamay ng ama niya. Nilingon siya nito para kaawaan niya, subalit pinili niyang manatili sa tabi ng kanyang ama. Wala na bang ibang paraan, ma'am? Wala ka bang malapit o kamag-anak na maaari nating hingan ng tulong? O di kaya, kausapin ng pamilyang pinagkakautangan na babayaran natin sila kung makabangon ang ating kumpanya. Naluluha niyang sinalubong ang tingin ng ginang. Ma'am, wag lang ang kasal na nais ng pamilyang yun, hindi ko kaya. Nakayuko niyang sabi at tanong sa ina. Do you think if there is another way, I can marry you to a man you don't love? Anak, please, I need your help. Gusto mo ba talagang mawala sa atin ang lahat? Dahil ako, hindi ko kayang mabuhay bilang mahirap o dukha. Ayoko matulad sa iba na parang manok na isang kahit isang tuka lamang araw-araw. Hindi magpapakasal si Annie sa lalaking yun. Galit na sabat ng kanyang ama. Kahit ang kanyang ama, hindi sumasangayon sa gustong mangyari ng kanyang ina. O sige Renante, kung gusto ninyong pagtawanan tayo ng mga taong nakakakilala sa atin, tandaan nyo to, sa oras na maghirap tayo, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakinggan ng mga tawa ng mga taong nakakakilala sa atin. Galit na banta nito sa kanilang mag-ama. Tumalikod sa kanila ang ina na may hinanakit sa kanila. Subalit, mas pinili ni Annie na manatili sa tabi ng ama dahil pakiramdam niya, ligtas siya sa bisig ng Ginoo. Ang totoo, wala siyang nobyo, pero manliligaw ay meron. Meron na rin siyang napupusuan na binata. Kaya lang, tingin niya'y torpe ito dahil sa lahat na effort na ginawa niya para magustuhan siya ng lalaki, tila wala lang dito ang kanyang mga ginagawa. Kaya nga minsan, naisip niyang siya na lamang ang manligaw sa binata, subalit wala pa rin nangyari. Naawa siya sa kanyang ina dahil saksi siya kung paano ingatan ng kanyang mga magulang ang kumpanyang pinamana ng lolo at lola niya sa mga ito. Hindi nga siya halos makapaniwala na ginawang ikulateral ang kanila mga property dahil lang sa pagsusugal. Gustong gusto niyang tulungan ng ina, subalit anong magagawa niya kung ang tanging paraan lang ay ang pumayag siyang magpakasal sa binatang hindi naman niya gusto? Ang mas malala pa, ang lalaking gustong ipakasal ng ina niya sa kanya ay napapabalitang palikero.
Mabuti sana'y napapabalita lang, pero lahat ng mga balitang lumabas tungkol sa lalaki may katotohanan. Hindi siya mapakali sa kinatatayuan dahil lumaki siya sa maluhong pamumuhay. Iniisip pa lang niyang maaaring mawala sa kanya at sa pamilya niya ang kumpanya at iba nilang ari-arian. Hindi niya maatim na mangyari. Pilit pa niyang ginigising ang sarili dahil iniisip niya na baka nananaginip lamang siya sa mga panahong to. Subalit nagising lang siya sa katotohanang nasa realidad siya ng mundo. Paulit-ulit siyang naglakad sa malawak na sala ng kanilang bahay. Nang hindi niya alam ang gagawin, tumungo siya sa isang malaking aparador na punong-puno ng mamahaling alak. Tumingin siya ng alak na maaari niyang inumin, subalit tinuon niya ang paningin sa mga paborito niyang inumin. Naroon ang kate na Malbec, Tempralino at marami pang iba. Kumuha siya ng paborito niyang alak at tumungo sa veranda ng bahay. Inutusan niya ang isa sa kanilang kasambahay na hatiran siya ng wine glass at yelo. Lumipas pa ang maraming oras, nakita niyang lumapit ang ama sa kanyang kinaroroonan. Anak, okay ka lang ba? Huwag mo nga lalahanin yung sinabi ng ina mo. Siya ang dahilan kung bakit unti-unting nalugi yung kumpanya. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit nagawa niyang ikulatera lang ating kumpanya, gayong pareho nating alam kung gaano ito kahalaga sa kanya. Pero Dad, anong magagawa ni Mama? Baka mamaya ay malalaman na lang nating pati yung kaluluwa nating dalawa na isang lanya na rin kay kamatayan kung hindi ako magpakasal sa anak ng mga Silverio. Ibig sabihin, pumapayag kang magpakasal sa lalaking yun? Anak, baka may paraan pang iba. Ay, ang totoo Dad, hindi ko alam. Sinubukan kong humingi ng tulong sa mga kaibigan ko, ngunit wala daw silang perang ipapahiram sa akin. Nakayuko niyang sabi dahil nahihiya siya sa kanyang ama. Kung mawala ang kumpanya sa atin, kasamang mawawala yung bahay na ito sa ating pamilya. Alam mo ba ang bahay na ito yung unang pinundar namin ng ina mo nang kami ay magpakasal? Pero dahil sa pagsusugal niya, pati ito'y nanganib na rin mawala. Malungkot na sabi ng ama niya, habang may munting luhang pilit kumawala sa mga mata nito. Nagkaroon ng kirot sa kanyang puso nang makita niya ang luha ng kanyang ama. Galing sa mahirap yung ama niya, subalit dahil sa madiskarte ito, nakatapos ito sa pag-aaral dahil sa mga magulang ng kanyang ina. Kaya nang ito ay makatapos, naging katuwang ito ng ina niya upang paunlarin lalo ang lahat ng hanap buhay ng mga magulang ng kanyang ina. Dad, saan tayo titira kung pati yung bahay na ito mawawala sa atin? Gayong alam nating parehong ayaw ni Ma'am na manirahan sa maliit na bahay. I don't know, hindi lang ito yung mawawala sa atin anak. Kahit ang resort na pagmamayari natin sa Laguna, pwede ring mawala yun. Hindi ko alam sa ina mo kung anong nakain, pati yung mga mahalagang napundar namin na gawa niyang ikulateral sa kanyang bisyo. Gayong alam niyang maaaring maghirap tayo, oras na mawala sa atin ang lahat. Magkano ba yung halaga na kailangan nating bayaran upang hindi mawala sa atin yung lahat ng ating pagmamayari? Namumuroblema niyang tanong. Milyon-milyon ang halagang tinalo ng ina mo sa kasino, sa mga Silverio. Kaya hindi na rin ako nagulat kung pati yung kumpanya natin nagawa niyang ikulateral. Ani, hindi ko alam kung anong pagkukulang ko bilang asawa para magkaganyan yung mami mo. Ang labis kong pinagtaka. Paano siya natutong magsugal? Gayong wala naman itong hilig nang kami magkasintahan pa hanggang sa maikasal kami. Kunot noong tura ng kanyang ama. Sa tingin mo Dad, may kinalaman ng mga Silverio kung bakit nalulong si Ma'am sa sugal? Pero ano naman ang dahilan ng pamilyang yun para gawin nila ito sa atin? Gayong ni minsan, hindi natin sila nakaalitan. Hindi ko alam, pero malakas ang pakiramdam kong sinadya ng pamilyang yun ang makuha yung lahat ng kung anong meron tayo. Ang alam ko lang sa ngayon, maaring anumang oras ang pamilyang yun ang magmamayari ng ating mga ari-arian dahil sa kagagawa ng magaling mong ina. Napabuntong hininga ang Ginoo dahil kahit siya, nangihinayang sa mga ari-arian na mawawala sa kanila sa mga darating na araw. Niyakap niya ang kanyang ama upang pagaanin ang nararamdaman nito. Narinig pa niyang binanggit ng Ginoo ang kanyang pangalan, subalit hindi niya binigyang pansin. Nagpatuloy siya sa nais niyang sabihin, Dad, bigyan mo ko ng ilang araw, may kaibigan akong mahihiraman ng halagang kailangan natin. Ani, sino naman ang kaibigan mong magpapahiram sa iyo ng ganong kalaking halaga? Sa tingin mo, papahiramin kanila gayong alam na mga itong mawawala sa atin ng lahat kung sakaling hindi makabangon ng ating kumpanya? Hindi ko alam, Dad. Ang mahalaga'y sinubukan kong lumapit sa mga ito. Kung ayaw nila akong tulungan, wala na ako magagawa. Ang mahalaga'y sinubukan ko naman. Nakita niyang kunot ang noon ng kanyang ama habang malalim ang iniisip, kaya tinanong niya ito kung anong iniisip. Hindi ko alam, anak.
Batid kong masama ang mamintang pero hindi ko maiwasang pagdudahan ng mga Silverio. Kahit sino naman ay mapapaisip. Dahil mula nang magkakilala kami ng ina mo, wala itong hilig sa sugal. Kaya paano itong nalulong sa kasino? Ang masakit pa hindi ko ito nalaman o naramdaman man lang. What do you mean, Dad? Iniisip mo bang hindi niya natapos ang kanyang sasabihin dahil sinalubong ng Ginoo ang tingin niya? Iniisip kong sinadya kaya ng mga Silverio ang mga pangyayaring to dahil nang nakakita sila ng pagkakataon, ikaw ang inihingi nilang kapalit sa lahat ng property na pwede nilang makuha sa atin. Hindi siya tumugon dahil ayaw niyang mamintang sa mga taong hindi niya ganoon kakilala. Subalit patuloy niyang naririnig ang hinanaing ng kanyang ama. Kaya kahit papaano, naghihinala na rin siya sa pamilyang Silverio. Iniisip nga niyang gumawa ng paraan na linlangin ang pamilyang yun kung totoo yung mga hinala ng kanyang ama. Paanong hindi ako maghihinala, ani? Nang pumunta sila sa kumpanya, sinabi ni Mrs. Silverio, ikaw ang nais nilang kapalit sa lahat ng mga pagkakautang ng ina mo. Diretsuhan din itong sinabi sa amin ng mami mo na ibabalik nila lahat ng documents na binigay ng mamo sa kanila oras na kasal na kayo ng kanilang anak. Pinakiusapan ko pa silang mag-ina na kung maaari, bayaran ko sila ng paunti-unti subalit mariin nilang tinanggihan yung alok ko. Sinabihan pa ako ni Mrs. Silverio, paano daw makakabayad ang kumpanyang lugi na at ilang araw na lang mapapasa kanila na dahil tapos na daw yung araw na binigay nilang palugit sa mami mo. Ayoko sa anak nila para sa'yo dahil iba yung pakiramdam ko sa binatang yun. Kaya hanggat may magagawa kong paraan, hinding-hindi ako papayag na magpakasal ka ron. Nanatili siyang tahimik sa lahat ng inilahad ng kanyang ama. Subalit ang totoo, napapaisip siya ng malalim. Daddy, ayoko mawala ang lahat ng pinaghirapan niyo ni Mami, pati na yung mga pinamanang binigay ni Lolo at Lola. Isa pa, ayoko namang maghirap pa kayo ni Ma'am sa mga natitira niyong araw sa mundo. Gusto ko sa inyong pagtanda, masaya lamang kayo't walang iniisip na mga negatibong isipin. Nang marinig ng ama niya ang kanya mga sinabi, nagsalita ito. Anak, mas gugustuhin ko pang mawala sa atin ang lahat kaysa magpakasal ka sa lalaking hindi mo naman mahal. Niyakap niya ang ama at ito'y pinasalamatan habang sinasabing kahit kailan hindi niya pagsisisihan na naging ama niya ang kanyang ama. Niyakap siya pabalik nito at hinalikan nito ang kanyang uluhan. Maraming salamat, Ani. Hinalikan siya ng ama sa kanyang noo. Anak, pasensya ka na kung naiipit ka sa ganitong sitwasyon. Kung nalaman ko lang sana ng mas maaga yung ginawa ng mamo, hindi ganito ang mangyayari. Pagkatapos nilang mag-usap, iniwan siya ng ama upang siya'y makapag-isip. Pagkaalis nito, tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan upang humingi ng pabor na pahiramin siya ng salaping kailangan, subalit siya ay nabigo. Nadismaya siya dahil kahit isa sa mga ito, walang gustong magpahiram sa kanya. Natulog siya sa gabing ito na dismayado. Dahil na mga panahong kailangan ng mga kaibigan niya ang tulong niya, naroon siya para tulungan ng mga ito. Subalit nang siya na ang mga kailangan, ay tila hindi siya kilala ng mga tinuring ng mga kapatid. Kinaumagahan, malungkot siyang bumangon sa pagkakahiga at bumaba sa kanilang kusina. Good morning, Mom and Dad. Bati niya sa mga magulang na mayroong matamis na mga ngiti sa kanyang labi nang mabungaran niya ang mga ito sa pagkainan. Subalit ang totoo niyang naramdaman, hindi niya maipaliwanag. Naawa siya sa ama niya at ganoon din sa kanyang ina. Takot din siyang baka totohanin ng ina na gugustuhin itong mamatay na lamang kaysa mabuhay kung sakaling maging mahirap nga sila. Ayaw niyang mawala ng ina dahil kahit may nagawang pagkakamali ang ginang, alam niya sa sarili kung gaano kamahal ng ama niya ang kanyang mami. Mahal din niya ang babaeng nagsilang sa kanya sa mundong to. Good morning, my princess, sabi ng ama niya habang may ngiting pilit sa labi na agad niyang napansin. Kumuha siya ng tasa at sinalinan ito ng mainit na tubig. Habang nilalagay niya ang teabag ay nagsalita siya. Ma'am, maaari mo bang pakiusapan ng mga Silverio na bigyan tayo ng sapat na oras? Bakit? May mahihiraman ka ba ng halagang kailangan natin? Hahanapan ko ng buyer ang resort natin sa Laguna upang pandagdag sa halagang kailangan natin. Sigurado ka ba dyan, Ani? Sa tingin mo ba, sapat ang pinagbentahan ng resort na yun? Bakit hindi mo subukang manghiram sa mga kaibigan mo? Subalit pinili niyang manahimik upang hindi niya masabi sa mga magulang na kahit isa sa kanyang mga kaibigan, walang gustong magpahiram. Sinsero niyang sinalubong ang tingin ng kanyang ina. Kung sa tingin mo ay ang magpapakasal ako sa Silverio, ang magliligtas sa putik na maaari nating kasasadlakan, ay pikit mata kong pakakasalan ng lalaking yun. Yun ba ang gusto mong marinig sa akin, Ma'am?
Bakit hindi? Dahil yan lang ang paraan na nakikita ko makabubuti sa'yo at sa ating pamilya. Sige, sabihin mo sa pamilyang pinagkakautangan mong pumapayag ako kahit labag sa loob ko upang hindi mo masabi na wala kong kwentang anak. Sigurado ka na ba? Panigurado ng ginang. Ayokong ipahiya mga Silverio kung aatras ka lang din sa mismong araw ng kasal. Ma'am, kung hindi ako magdedesisyon ngayon kailan pa, pareho lang din naman ang mangyayari, di ba? Ikaw na nga ang nagsabi na ayaw mong mamuhay bilang mahirap. Ayoko mawala ka sa mundo na ako yung sinisisi mo kung bakit nawala ka sa mundong ito na dukha. Ikaw, kung kailan mo gusto. Walang ganang sabi ng ginang. Pasya mo lang naman ang hinihintay ko at ng pamilyang Silverio. Pero anak, kahit ako, hindi ko alam kung anong itsura ng lalaking gusto nilang ipakasal sa'yo. Kilalang kilala ang mag-asawang Silverio, subalit ang mga anak nito na natiling blanco sa karamihan. Napapabalita, may napili na yung mga ito sa dalawa nilang anak na magmamana sa kanilang kumpanya at iba nilang properties dito sa Pinas, habang ang iba nilang pagmamayari sa labas ng bansa ay sa isa pa nilang anak. Hindi ko alam kung gaano katotoo yung mga balita. Sabi naman ng iba, nag-iisa lang daw yung anak ng mayamang mag-asawang yun. Pero hayaan na natin, ang mahalaga, pumayag ka na sa gusto kong mangyari. Kung ganun, gusto ko makilala yung anak na gusto nilang ipakasal sa akin. Hindi naman pwedeng magpakasal kami agad na hindi kinikilala yung isa't isa, diba? Isa pa, gusto kong makilala ito dahil balitang balita na ubod ng babaero yung isa sa mga anak nito. Wala akong pakialam kung 10 o 5 yung mga anak niya. Ang mahalaga sa akin, makausap at makilala ang gusto nilang ipakasal sa akin. Tumango yung ina niya, subalit ang kanyang ama, tila hindi gusto ang kanyang pasya. Anak, sigurado ka ba sa pasya mong yan? Nababahalang tanong ng ama niya. Pilit pa siyang kinukumbinsi ng ama na pag-isipan ng mabuti ang kanyang gusto. Nakangiti siyang tumango sa Ginoo. Dad, lahat naman ni natututunan. Malay mo, pagising ko isang umaga, mahal ko na yung binatang ipapakasal nila sa akin. Ayokong mawala kung anong meron tayo ngayon, Dad. At ayoko ring pagtawanan ako, tayo na mga kaibigan kong mga plastic. Isa pa, ayokong mawala yung kumpanya at ang bahay na ito. Alam ko namang mahalaga sa inyo ni Ma'am ang bahay na pinundar nyo. Humakbang siya patungo sa ama at niyakap niya ito ng mahigpit. Dad, alam ko yung ginagawa ko. Kung sakaling hindi ko magustuhan yung lalaking yun, ay tutulungan mo naman akong hindi matuloy ang kasalan, hindi ba? Hinaplos ng ama niya ang kanyang ulo bago pinisil ang matangos niyang ilong. Lumipas ang isang linggo. Sa araw ng Lunes ng alas 8 ng gabi, nagkita sila ng lalaking pakakasalan niya. Nakipagkita siya dahil interesado siyang kumbinsihin ito na bayaran niya ang pamilya ng lalaki kung sakaling makabangon ng kumpanyang pag-aari ng kanyang pamilya. Sopistikada siyang naglakad patungo sa mesa kung nasaan naroon ang lalaking kakatagbuin. Nakatalikod dito sa kanya, batid niyang matangkad ang lalaki at merong matikas na pangangatawan dahil kitang-kita niya ang ganda ng hubog ng bulto nito kahit nakaupo lang. Good evening, Miss Sibayan. Nakangiting bati sa kanya ng binatang matyagang naghintay sa napili niyang restaurant. Masaya ako nakarating ka. Ang buong akala ko hindi ka na makakarating. Inalalayan siya nitong makaupo. Nang makaupo na siya, tinitigan niyang makisig na binata. Sinuri din niya ang kabuuan nito dahil aminado siya sa sariling gwapo ito at sobrang kisig. Sa isip-isip niya, hindi nakakapagtaka kung maraming babae yung nahuhumaling dito. Good evening. Can I ask a question? If that's okay with you? Sopistikada niyang tanong. Ngumiting tumango sa kanya ang binata habang hindi inaalis ang tingin nito sa kanya. Kahit ang totoo, naiilang ito sa klase ng kanyang pagtitig dito. Napansin niya ang ganda ng ngipin nito kahit ang malalim na dimple ng lalaki. Hindi niya tuloy mapigilan na purihin ang maputi at pantay nitong ngipin. Tumikhim siya upang maalis ang konting asiwa na namagitan sa kanilang dalawa, sabay nang nais niyang itanong sa lalaki. Are you in a relationship right now? Kalmado niyang tanong habang walang ngiting nakasila sa kanyang labi. No. Maigsing tugon nito sa kanya habang kinikilatis ang kanyang kabuuan. Good, because I do wanna wake up one day there is a woman screaming outside my yard to confront me that I stole her boyfriend. Siguro naman, alam mo kung anong reason kung bakit tayo magkausap ngayon, right? Yeah, my parents told me. Kunwaring sabi nito sa kanya, subalit batid niyang alam ng lalaki ang lahat na nangyayari. Kailangan ng pamilya ko ang tulong ng pamilya mo. Hindi ko alam kung bakit umabot sa usaping kasalan.
kung pwede naman naming bayaran ang halagang nakuha ng ina ko sa inyo ng paunti-unti lang. Miss Sibayan, walang libre sa panahon ngayon, remember? Turan nito sa kanya. Narinig niyang tumikim ang lalaki, tsaka ito muling nagsalita. Huwag nating pag-usapan ng tungkol sa kasalan ngayong araw. Alam ko namang hindi ka pa handa. Alam ko rin na kaya ka lang pumayag dahil pinilit ka ng magulang mo. Mr. Silverio, ako ang may gusto na tanggapin yung alok ng pamilya mo. Maaring naging daan yung ina ko dahil siya naman ang may kasalanan kung bakit umabot sa ganito. Good! Mabuti nang mas malinaw dahil ayokong ako yung nagmumukhang nagmamakaawa sa ating dalawa. Yeah, malino na yung pamilya ko yung nangangailangan ng tulong nyo. Habang ang pamilya mo naman ang nangangailangan ng magandang lahi ko. Sincero niyang sabi habang nakatingin sa binata. Alam mo, gusto ko yung tapang mo. Kaya nang malaman kong may magandang anak ka mga Sibayan, hindi ako nagdalawang isip na pakasalan ka. Nagagwapuhan siya sa kaharap, subalit pilit niyang nilalabanan ang paghanga niya rito dahil batid niyang babaero ang kaharap na lalaki. Hindi nga niya matagalan ang pagtitig ng lalaki dahil natatakot siyang lalo niyang hangaan ito ng sobra. Wala siyang narinig na kahit anong pagsalungat sa kanyang mga sinabi. Sa isip-isip niya, napakabait naman ng lalaking kausap. Subalit nang bigla niyang naalala ang mukha ng binatang empleyado ng kanilang kumpanya, sa isip-isip niya, hindi rin magpapahuli ang binatang yun sa lalaking nasa harapan niya. Dahil halos kasing tangkad lang nito ang lalaking pilit pinapakasal ng ina niya sa kanya. May iniisip ka ba? Kung sino man ang iniisip mo, kalimutan mo na simula ngayon. Ako ang kasama mo pero hindi sa akin nakatuon yung isipan mo. Kagatbagang nasabi nito sa kanya. Ayaw na ayaw kung binabaliwala ako ng taong kausap ko. Naiintindihan mo? May balasik na mga mata ang lalaki nasa harapan niya habang sinasabi nito ang mga salitang yun. Natakot siya at kinabahan ng sobra dahil kulang na lang saktan siya nito tulad ng mga napapanood niya sa telebisyon. Ilang sandali pa, sabay silang tahimik na kumain. Walang isa ang gustong magsalita sa kanilang dalawa. Mataray si Natalie, subalit sa tuwing nagtatama ang tingin nila nito ay tila nawawala ang kanyang katarayan. Hindi dahil gusto niya ito, subalit malakas ang pakiramdam niyang tila gustong gusto ng lalaking kaharap ng maikasal sila. Ayaw niyang tarayan ito ng husto dahil batid niyang pamilya niya ang nangangailangan ng tulong at hindi ang pamilya ng lalaki nasa kanyang harapan. Naiilang siya sa mga titig nito dahil pakiramdam niya, kinikilatis nito ang kanyang kabuuan. Mr. Silverio, kung labag sa loob mong magpakasal sa akin, sabihin mo nang mas maaga. Dahil kung ako ang iyong tatanungin, ayokong magpakasal sa iyo. Hindi ikaw yung lalaking tipo ko at higit sa lahat, may lalaki ako na pupusuan. Kaya kung maaari sana, payagan mo kong bayaran kayo ng paunti-unti at baliwalain ang usapang kasal. Ang totoo, hindi ako pumarito para sabihing tanggapin ang kasal, lalo na't ang iyong pamilya. Narito ko para makipag-usap sa naisip kong suggestion. I don't care. Alam mo bang matagal kong pinangarap na maging asawa ka? Kaya taus-puso kong pinasalamatan ng Diyos at ang ina mong sugarol dahil sa wakas, magiging akin ka na sa mga darating na araw. Buong kinuha ng mami mo yung halaga sa aming pamilya, kaya ayokong tumanggap ng hulugan. Hindi ako magiging masaya kung magpapakasal ako sa'yo. Naiintindihan mo ba ako? May mahal akong iba, Mr. Silverio, kaya hindi ako maaaring magpakasal sa'yo. Wala akong pakialam kung hindi ka magiging masaya sa piling ko. Ang mahalaga, masaya ako na makasama ka. Magiging masaya ka rin, babe. Ikaw ba naman maging mayaman, hindi ka magiging masaya? Bibilhin ko lahat ng mga bagay na gusto mo para maging masaya ka lang. Hindi mahalaga sa akin ang pera o kahit ano, Mr. Silverio. Ang mahalaga sa akin ay ang pamilyang bubuuin ko at ang mga magulang ko. Subukan mong tanggihan ang gusto kong mangyari dahil titiyakin kong walang matitira sa'yo at sa pamilya mo kahit konting kusing. Alam kong may maniligaw kang hampas lupa, kaya ka nagkakaganyan. Ngayon pa lang, pagsasabihan na kitang layuan mo siya kung ayaw mong pati siya, madamay sa mga kamalasan na nangyayari sa'yo. Mariing sabi nito sa kanya, sino ka para mandaran ako? Hindi mo ko asawa't higit sa lahat, hindi mo ko pagmamayari. Kahit magpakasal ako sa'yo, hinding-hindi kita mamahalin. Tandaan mo yan. I know, pero pareho nating alam na magiging asawa kita sa ayaw at sa gusto mo. Sinabi na siguro ng ina mo yung magiging kalagayan nyo sa oras na kunin namin ang lahat ng property na pinangkulateral niya sa aming kasino. Gusto kong isiping sinadya mo at ng pamilya mo yung pangyaring to. Tama ba ako, Mr. Silverio? Dahil halatang nilulong nyo yung ina ko sa sugal, samantalang hindi naman ito marunong magsugal. Sinadya ko man o hindi, isa pa rin ang tungo ng usapan natin.
yun ang pakasalan mo ko nang hindi kayo mamuhay ng mahirap pa sa daga. Kaya pag-isipan mo yung pasya mo dahil hindi ako magdadalawang isip na paalisin kayo sa tahanan nyo dahil kami na ang nagmamay-ari ng bahay na yun. Hindi ako takot maging mahirap. Mas nakakatakot na maikasal sa lalaking tulad mo. Subalit wala siyang narinig na kahit anong salita matapos iyong sabihin ng mga katagang yun. Nakita niyang tahimik itong sumubo ng pagkain habang nakikinig sa kanya mga tinuran. Ang buong akala niya, hindi niya na maririnig na magsalita ito hanggang sa matapos sila sa pagkain. Subalit nagkamali siya dahil muli itong nagturan. Let's see. Pwes, kung ayaw mong magpakasal sa akin, lisanin ninyo ang inyong tahanan bukas na bukas din. Wala kayong dadalhin na kahit ano bukod sa damit na inyong suot-suot. Batid kong hindi mo kakayanin ang mamuhay ng mahirap dahil pinalaki ka ng mga magulang mo sa masaganang buhay. Isang araw, hindi ako magugulat kung kakatok ka sa pintuan ng bahay ko upang sabihing tinatanggap mo na yung alok kong kasal. Hindi siya makakibo sa kanyang narinig, kaya pinili niyang manahimik na lamang kahit gustong gusto niya itong murahin mula ulo hanggang paa. Hindi niya namang sasabihin. Napalunok rin siya ng sariling laway bago sinagot ng sinabi nito. Bakit hindi mo hayaang makabangon ng aming kumpanya upang mabayaran namin ang lahat ng pagkakautang ng ina ko sa inyong pamilya? Kung makakabangon, paano kung hindi? Nasa mundo tayo ng negosyo, Missy Bayan. Bakit ba kasi pinahihirapan mo pa yung sarili mo? Tanggapin mo na lang yung kasal na alok ko at ng pamilya ko nang matapos ng usapan. Isa pa, ang kumpanya nyo ay magiging amin na rin. Kaya ano pang gusto nyong ibangon? Tama na dahil wala na kayong dapat na ipaglaban. Ayoko! Mariin niyang sabi. Pwes, bibigyan kita ng isang buwan. Pagkatapos ng isang buwan, kailangan may pasya ka na. Pero hanggat hinihintay ko yung pasya mo, kailangang lisanin mo at ng pamilya mo ang sarili ninyong tahanan. Ibabalik ko lang sa inyong lahat ng iyon kung kasal na tayo. Kahit anong panggigipit mo sa akin at sa pamilya ko, Mr. Silverio, hindi pa rin ako magpapakasal sa'yo. Hindi pa ako nasisiraan ng bait para magpakasal sa isang lalaking tulad mo. Tumayo siya at tinalikuran niya ito, tapos man o hindi ito sa pagkain. Hindi naman siya pinigilan nito na umalis. Sa isip-isip niya, ang pangit ng ugali ng lalaking yun. Lumipas ang isang linggo, napagpasyahan niyang makipag-date sa binatang matagal na siyang nililigawan dahil may plano siyang ibigay sa lalaki na pupusuan ang kanyang iniingatang puri bago siya magpasyang tanggapin ng tuluyan ang alok na kasal ni Frank Silverio. Ilang sandali, naglakas loob siyang magsalita. Raven, mahal mo ba ako? Dahil ako gustong gusto kita mula nang makilala kita. Diretsahan niyang tanong at sabi, hindi nakasagot ang binatang kasama niya. Tinitigan siya nito na tila tinitiyak ng binata kung siya ay nagbibiro sa kanya mga katagang binitiwan. Missy Bayan, hindi ko talaga alam kung anong trip mo. Minsan ang sungit mo, minsan naman napakabait at napakalambing mo. Yung tipong hindi ka tulad ng ibang mayayaman, mataray at matapobre. Minsan naman, para kang tigre na hindi pwedeng lapitan at kausapin. Kaya minsan tuloy, nahihiwagaan ako sa pag-uugali mo. Kaya lang, ay diretsahan niyang sinabihan ito ng hindi maganda sa pandinig na kahit sinong lalaki. Alam mo minsan, iniisip kong bakla ka. Bakit mo naman naisip yun? Wala lang. Bakit nga? Kasi ang ibang lalaki nagkakandarapan na ligawan ako, pero ikaw parang ako pa yung madalas magpa-cute sa'yo. Minsan nga nahihiya na ako dahil pakiramdam ko, masyado na akong halata ng ibang empleyado ng aming kumpanya. Minsan nahihiya na ako, pero dahil sa mas mahal kita, nilulunok ko yung hiya at pride ko. Iniisip kong hindi ko naman mauulam yung pride ko, samantalang kung maging tayo, pwede kitang papakin. Sabi niya sa binata, habang may ngiting nakakaloka. Ang ibig mong sabihin, ulam ako sa paningin mo? Kunot noong tanong nito sa kanya. Ang manhid mo talaga, dyan ka na nga maghanap ka na ng ibang kausap mo. Napailing si Raven sa inasal ng dalagang kausap. Hindi niya maitanggi sa sariling nagagandahan siya at nababaitan sa masungit na boss. Sumagi tuloy sa isipan niya ang sinabi ng kanyang ina. Pagkaalis ni Annie, inabala niya ang sarili sa trabaho. Nang marating ni Annie ang kanyang opisina, agad siyang nagtungo sa restroom upang tignan ang kanyang kabuuan sa salaming naroon. 36, 24, 36. Sa isip-isip niya wala namang nagbago sa kanyang katawan. Ganun pa rin sa dati ang hubog nito, kaya paanong hindi naaakit sa kanya ang binatang matagal ng hinahangaan? Ang hubog ng katawan niya ay tinatawag ng prepektong hubog kahit nang siya ay nag-aaral pa lamang. Siya lagi ang nagiging muse sa kanilang klase at sa kabuuan ng paaralan dahil siya ang tinaguri ang pinakamaganda at pinakasexy sa pinapasukan.
Hindi kaya bakla ang binatang yun kaya kahit gaano pa ako kaganda at sexy sa paningin ng iba, sa kanya'y baliwala lang? Tanong niya sa sarili nang maisip na binabae ang gwapong lalaking kasama. Sa isip-isip niya, sayang ang kagwapuhan at taglay nitong kakisigan kung tama siya sa kanyang hinala. Papa God, sana mali po yung aking hinala. Ang sama naman kung ang unang lalaki nagpatibok sa puso ko, binabae, hindi ba? Bigay niyo na po sa akin ito, pakiramdam ko kasi siya na talaga ang lalaki maglalagay ng icing sa cupcake ko. Sabi niya pa habang nakanguso ang mga labi. Ngunit kalaunan, para siyang tanga na nakangiti habang tila may iniisip na kung ano. Ani, huwag kang magsawa sa pagdarasal. Kulitin mo ng kulitin si Papa God para maisipan itong ipaubaya niya sa iyo ang binatang Nunez. Sa kabilang banda ay kamustahin natin ang binatang si Raven na kinabaliwan ng dalagang si Bayan. Nang makauwi na ito sa kanyang kondo, sinalubong siya ng kapatid niyang si Divine. Kamusta? Hindi ba't maganda si Ate Ani? Kuya, bago mahuli yung lahat, ligawan mo na siya. May balibalita kasing kumakalat na ipapakasal siya sa anak ng mga Silverio. Sinabi niya sa kapatid, karaniwan lang din tulad sa mga babaeng madalas niyang nakilala nang siya ay nasa Amerika pananirahan. Ngunit ang totoo, labis ang paghanga niya sa babae dahil tila wala itong sinusukuan at higit sa lahat, napakaganda nito sa kanyang paningin. Hindi lamang iyon dahil sadyang napakasexy nito para sa kanya. Napapaisip pa nga siya kung minsan kung kumakain pa nga ang dalaga. Kuya, kailangan mong sabihin kina Dad at Mom na kilala mo na yung babaeng gusto nila para sa'yo. Kung sa bagay kahit hindi mo naman ipagbigay alam sa ating mga magulang, malalaman din naman nila lahat. Kailangan mo ba talagang sabihin sa kanila ang bawat kilos ko, Divine? Ang mahalaga, sinunod ko yung gusto nilang kilalanin at pakisamahan ko yung babaeng gusto nila para sa'kin. Ikaw ang bahala. So ano, pasado ba siya sa mga tipo mong babae? Alam mo bang hangang-hanga ko sa taglay na kagandahan at kaseksihan? Minsan nga, pinangarap kong sana katulad ako ni Ate Ani. Kung sakaling totoong ikakasal siya, kilalanin mo yung lalaki na katakdang ikasal sa kanya. Kailangan ko ng sapat na oras upang makilala ko siya ng lubusan. Kuya, may nobyo ko. Hindi ako pwedeng makipagharutan sa ibang lalaki dahil tiyak akong magagalit sa akin ng baby loves ko. Ikaw lang ang makakatulong sa akin, Divine. Save me please. Kung talagang gusto mong maging kasintahan ko yung dalagang yun. Tinitigan siya ng kanyang kapatid. Okay, basta siguraduhin mong hindi masayang yung effort ko dahil kung sasayangin mo lang yung tulong na gagawin ko, talagang dadagukan kita, kuya. Tinitigan siya ng kapatid sa kanyang mga mata. Gusto ko siya para sa'yo, hindi dahil sa maganda siya kundi dahil kasi itong mabuting babae, hindi tulad sa mga babaeng dinidate mo before. Pinangakuan naman niya ang kapatid kung sakaling magkabukuhan, hindi siya nito pababayaan. Tumagal ng ilang minuto ang kanilang pag-uusap. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanilang ina. Kapwa sila nagkatinginan dahil iniisip nilang baka nalaman ng kanilang ina na nagkakagaanan na sila ng loob ng dalaga. Kinuha ni Divine ang cellphone niyang hawak at ito ang nakipag-usap. Hindi ba't napakaganda niya? Bungad na tanong ng ina sa kabilang linya. Hi mom, sabi ng kababatang kapatid sa kanilang ina na may galak na boses. Nasaan ang kuya mo? Bakit ikaw ang may hawak ng kanyang telepono? Hindi mo ba ako na-miss, ma'am? Kunwaring tampo sa kanilang ina. Inabot ng kapatid niya sa kanyang cellphone. Nang siya na ang kausap ng ginang, sinabi ng ina niya sa kanya kung gaano kaganda ang anak ng kaibigan. You're right, ma'am. She's a very beautiful woman. I hope he likes me, tulad ng pagkagusto mo sa kanya para sa akin. Anak, magugustuhan mo rin siya kahit sinong lalaki talagang magkakagusto sa batang yun dahil bukod sa maganda, ubod pa ng bait. May katapangan na tinataglay nga lang. Kahit naman sabihin kong hindi ko siya gusto, ay pilitin niyo pa rin sa akin na gustuhin siya. Christian, alalahanin mong ina mo yung kausap mo, sabi ng kanilang ina sa linya. Ilang sandali pa, tinapos ng ina ang tawag. Kuya Sergio, please I need your help. Fine, matatanggihan ba kita? Nang marinig niya ang sinabi ng kapatid, ay nasiyahan siya. Abot tenga ang ngiti niya at pasasalamat dahil pumayag ito sa kanyang nais na mangyari. Masaya siya sa tuwing kasama si Annie, subalit hindi pa niya tiyak sa sarili na gusto niya na ang dalaga. Ayaw naman niyang sabihin sa kanyang mga magulang na gusto niya na ito, tapos sa dulo, ma-realize niyang nagkamali lamang siya. Lumipas ang 2 oras, nagpa siya siyang yayain na mamasyal ang dalaga sa kilalang mall dito sa Maynila. Niyayaya mo ba akong mag-date? Nakangiting tanong nito sa kanya. May sinabi ba akong magde-date tayo? Ang sabi ko kung gusto mo kong samahan kumain sa paborito kong restaurant.
ito naman parang ano, ayaw pa kasing aminin na gusto ko, samantalang ako sinabi kong gusto ko siya, ay mali, gustong gusto pala kita. Wala ka bang problema sa buhay? Palagi ka kasing nakangiti sa tuwing nakikita o nakakasalubong kita sa trabaho. Hindi lahat ng taong nakikita mong nakangiti ay masaya. Ang iba tinatago nila sa kanilang ngiti ang problema na dinadala tulad ko. Bakit? May problema ka ba? Tumango ito sa kanya. Tinanong niya ito kung ano at inalok niya ito ng tulong. Wala, kahit sabihin ko naman, hindi mo ako matutulungan. Raven, masaya ako na kilala kita, alam mo ba yun? Sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko, may night shining armor ako palagi. Pinisil niya ang maamong mukha nito. Kang masyadong masanay na kasama ako, paano na lang kung wala na ako sa tabi mo? Yeah, pero alam mo kung pwede ko lang hilingin sa Diyos na huwag kang mawala sa akin, gagawin ko. Kaya lang ayokong pati ikaw, madamay sa gulo na kinasasadlakan ko at ng pamilya ko. Mr. Silvestre, pwede ba tayo sa lugar mo pagkatapos nating mamasyal at kumain? Kunot noo siyang napatingin sa dalaga nang marinig niya ang sinabi nito. Narinig niyang tumikim ito. I mean, sa kondo mo. Ngumiti ito sa kanya. Gusto ko kasi sa tahimik na lugar, kung okay lang sa'yo. Tumingin siya sa rilong suot niya nang makita niyang maaga pa ay maluwag sa loob siyang sumang-ayon sa gusto nito dahil kita niyang sobrang lungkot nito kahit nakangiti ito sa kanya. Lumipas ang halos 2 oras, narating nila ang condo unit na kung saan siya nananatili na nakalokasyon sa Makati City. Pinarada niya ang kotseng kanilang sinakyan at inalalayan niyang makalabas ng dalaga pagkatapos niyang maparada ang kotse. Nang makapasok na sila sa loob ng condo, inalis ng dalaga ang suot nitong coat. What a nice place, sabi nito sa kanya. Pinuri din ito ang linis ng kanyang lugar. Sinong kasama mo rito? Siguro ang dami mo nang nadala na babae rito, no? Hindi mapakali si Raven sa kinatatayuan niya dahil kitang-kita niya ang ganda ng hubog ng katawan nito at litaw na litaw ang tayong-tayong hinaharap ng dalaga. Pinilit niyang pinakalma ang sarili dahil batid niyang anumang oras mapapansin siya nito. Sa isip-isip niya kung kumakain pa ba ito dahil sa hapis na tiyan na to. Won't you offer me some juice or anything to eat? Nakangiting tura nito. Nang mapansin nito na tila aligaga ito, ay muli niya itong narinig na magwika. Oh, come on, Mr. Silverio, para ka namang hindi lalaki sa kinikilos mong yan. Masanay ka na sa presensya ko dahil matagal mo nang alam na gusto kita. Umupo ka. Tatalikod na sana siya, subalit muli niyang nilingon ito. Umupo ka lang at wala kang gagalawin sa mga gamit ko. Sinabi niyang saglit lang siyang mawawala. Kukuha lang ako ng makakain at may inom na pwede nating pagsaluhan, kaya magpakabait ka riyan. Nakangiting tumango sa kanya ang dalaga. Ilang saglit pa nang marating niya ang kusina. Napabuntong hininga siya ng ubod ng lalim dahil sa mabilis at malakas na kabog ng kanyang dibdib. Napasign off the cross pa siya. God, ilayo niyo ako sa tukso. Ang sabi niya pa sa isipan, iniling-iling niya ang kanyang ulo upang gisingin ang sarili. Raven, relax. Iniisip niya maliyatang pumayag siyang manatili sila sa kanyang lugar dahil kung hindi niya ito ginawa, wala sila ngayon sa sitwasyong to. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang boses ng dalaga na binabanggit ang kanyang pangalan. Nang magtama ang kanilang paningin, ay bahagya pa siyang nailang dito dahil hindi niya maiwasang matapunan ng tingin ang pinakatatago nito. Ilang segundo pa ang nagdaan, narinig niyang kinakausap siya nito na tila tinutokso siya nito. Gusto mo bang tulungan kita? Nakangiting tanong nito habang pinagmamasdan ang ginagawa niya. Okay ka lang ba? Kinakabahan pa niyang tugon, pinauna niya itong maglakad habang siya nasa likuran nito. Hindi niya maiwasang tignan ang mahubog na bewang nito at ang maumbok na likuran ng magandang dalaga. Isama pa ang bilugan nitong hita at balakang na bumagay sa hubog ng magandang pangangatawan nito. Kung hindi niya pa narinig na nagsalita ito, hindi naputol ang pagpapantasya niya sa dalaga. Ilang babae na kaya yung nadala mo rito? Tanong nito sa kanya. Nakita pa niyang bahagyang nag-isip ito at muling nagsalita. 2, 3 o higit pa. Dagdag pa nito. Sa totoo niyan, ikaw ang kauna-unahang babae na nakarating sa lugar kong to. Oh, talaga? Sabi nito habang nagpapakyut ito sa kanya. Hindi ba't 2 kayong magkapatid? Kung ikaw ang nakakatandang kapatid, nasaan ang kababata mong kapatid? Nakangiti nitong tanong. Anong ikaw? Ako ang panganay at ang bunso kong kapatid ay abala sa kanyang trabaho.
Alam mo naman ang trabaho ng mga empleyadong tulad ko. Kailangan magbanat ng buto. Ikaw, ano bang pinagkakaabalahan mo? Tapos ako sa kursong architect, pero magtatapos na rin ako sa sunod na taon sa kursong business ad, pero parang wala na rin halaga dahil anumang oras, mawawala na sa amin ang kumpanya. Wow! Manghang sabi niya habang tinitignan ng dalaga. Wow, bakit parang natutuwa kang marinig na mawala ang aming kumpanya? I mean, ang galing mo dahil dalawang kurso ang meron ka. May red wine ka ba? Iniba niya ang kanilang usapan. Napansin niyang tila iniiwasan nito ang paksa na kanilang pinag-uusapan. Kaya sa halip na kulitin niya ito, sinabi niyang may wine siya. Tumayo siya at kumuha ng wine sa kanyang lagayan. Sa pagbalik niya, may dala na siyang Shiraz wine at dalawang wine glass. Sinalinan niya ang dalawang baso at inabot ang isa sa dalaga. Thank you, Raven Nunez. Alam mo, kung hindi lang kita kilala, mapaghihinalaan kitang anak ng mayaman. May makinis kang pamamalat, tsaka itong kondo mo hindi pang mahirap. Sabi nito habang nilibot ang paningin sa kanilang kinaroroonan. Napansin niyang kinikilatis nito ang mga materyales ng kanyang lugar. Bukod sa mamahaling materyales, ay mamahalin din yung mga gamit na narito sa lugar mo. Siguro galing ka sa mayamang pamilya. Subalit mariin niyang itinanggi ang mga hinala nito sa kanya. Kung galing ako sa mayamang pamilya, sa tingin mo sasayangan ko yung oras kong manilbihan sa kumpanya na pagmamayari nyo? You know what, the way you talk at masasabi kong mataas ang antas na kinabibilangan mo. Alam mo, nagmumukha lang akong gwapo at mayaman sa paningin mo dahil hinahangaan mo ko. Kaya pwede sa halip na bulahin mo ko, pagsaluhan na lang nating inumin ang alak na dala ko habang nagkukwentuhan. Tumango ito sa kanya, kaya nagsalin siya ng alak sa baso at inabot dito. Marami silang napagkwentuhan habang panakanaka silang nagiinom ng alak. Ilang sandali pa, tila lasing na ang kanyang kasama dahil pansin niyang namumula na ang maputi nitong pisngi. Nang makita niyang nagsalin muli ito sa baso nito, pinigilan niya ito. Lasing ka na yata, Miss Asuncion. Mas mabuti sigurong itigil na natin ang pag-iinom. Subalit nilingon siya nito at tinitigan ng mabuti. Lalo kang gumugwapo sa paningin ko. Maya-maya, marahan itong umusod patungo sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi, dahilan kung bakit nakaramdam siya ng ibang pakiramdam sa katawan niya. Kahit sa kanyang pagkalalaki, ang mas kinagulat niya, hinalikan siya nito na siyang lalong nagpabuhay sa kanyang tinatago. Matapos siyang hagkan nito, hinawakan niya ang kamay nito upang pakalmahin at patigilin ito sa ginagawa nito. Ngunit winakli ng dalaga ang kanyang kamay dahil sa magkaharap lang sila ni Annie, kinuwelyuhan siya nito. Relax, Mr. Nunez. Hindi ako lasing. Oo, maaring nakainom ako, but I still know what I'm doing. Hinila siya nito dahilan na halos magdikit na muli ang kanilang mga labi. Ramdam na ramdam at amoy na amoy niya ang mabangong hininga nito. Natutokso siyang hagkan ng labi nito, subalit nag-aalangan siya dahil iniisip niyang maaring nagawa lamang nito ang ginagawa nito ngayon dahil sa alak na kanilang nainom. Kagatbagang niya itong tinitigan habang nagtitimpi na wag itong halikan. Subalit laking gulat niya nang halikan siya nito dahilan nang hindi niya napigilan ang sariling hindi angkinin ang mapupulang labi nito na kanina pa niya gustong tikman at lasapin. Ilang sandali pa, lalong naging mapusok ang halik na kanilang pinagsaluhan na siyang labis niyang nagustuhan. Subalit bigla siyang napatigil, tumayo siya at inayos ang sarili, kaya napatayo na rin ang dalaga. Anong problema? Kunot noon itong tanong sa kanya. Fix yourself. Maotoridad niyang sabi, nakita niyang inayos ni Annie ang sarili, subalit pansin niyang dismayado ito sa ginawa niya. Nang naayos na nito ang sarili, diretsahan siya nitong tinanong kung ano bang problema. Nothing. Kalmado niyang tugon, bumuntong hininga siya at sinalubong ang mga tingin nito sa kanya. Ano bang pumasok sa isipan mo? Bakit mo ba ito ginagawa sa sarili mo? Alam kong gusto mo ko pero kailangan ba talagang umabot sa ganito? Ginagalang kita bilang babae, Annie. Ginagalang ba talaga, Raven? O baka tama yung hinala kong bakla ka? Sabi nito na hindi kumbinsido sa kanyang mga sinabi. Sana sinabi mo na lang na bakla ka para hindi ko pinagsiksikan yung sarili ko sa'yo. I'm not a gay. Mariin niyang sabi. Then prove it. Alam mo bang kanina ko pa pinipigilan yung sarili ko na hindi ka angkinin? Sabi niya, sabay pakawala ng isang malalim na buntong hininga. Hinaplos nito ang kanyang muka at sinabihan siya nitong hindi niya kailangang pigilan ang sarili niya dahil buong puso nitong binibigay ang sarili nito ngayong gabi sa kanya.
Dahil sa mga sinabi nito, walang ano pang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Mapusok niyang hinalikan ito at marahang binuhat patungo sa kanyang silid. Inangkin niya ang dalaga na tila hindi iniisip ang maaaring mangyayari kinabukasan. Walang sawa nilang inulit-ulit at pinagsaluhan ang gusto nilang mangyari. Sa labis na pagod, kapwa sila nakatulog. Kinabukasan sa kanyang pagising, hindi niya nadat na naroon pa sa tabi niya si Annie. Dali-dali siyang bumangon at tumungo sa kusina. Ilang beses niya ring binanggit ang pangalan nito, subalit wala siyang nakuhang tugon mula rito. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang silid at kinuha ang cellphone. Mabilis niyang dinayal ang numero nito at tinawagan, subalit hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Pinakalma niya ang sarili at pinili niyang wag mag-isip ng negatibong pangyayari. Tumungo siya sa CR at naligo. Pagkalipas ng halos kalahating oras, lumabas siya ng banyo at naghanap ng masusuot. Maya-maya, nakatanggap siya ng mensahe mula sa dalaga. "I'm already home. Sorry kung hindi ko nahinintay yung pagising mo. Pakiramdam ko wala akong mukhang iyaharap sa'yo matapos nang nangyari sa atin. Pero wala akong pinagsisisihan sa mga nangyari. Salamat." Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ayaw niya namang tanungin ito kung hindi ba talaga ito nagsisi sa nangyari sa kanila, dahil takot siyang malaman na baka nagsisi talaga ito sa nangyari. Hindi siya mapakali dahil pakiramdam niya parang may mali na hindi niya mawari. Isang linggo pa ang lumipas ay hindi pa rin nagparamdam sa kanya si Annie. Kaya halos masiraan siya ng bait dahil hindi mawala-wala sa kanyang isipan ang kanilang pinagsaluhan ng mga sandali. Ilang beses niyang sinubukan itong tawagan, subalit hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Ang lalong pinagtaka niya kung bakit hindi na rin nagpapakita ang dalaga sa kumpanya. Lumipas pa muli ang isang linggo, nabalitaan na lamang niyang palaging magkasama si Annie at ang lalaki na papabalitang pakakasalan nito. Kaya isang araw nang sinadya siya ng nakababatang kapatid sa kondo niya at kumprontahin niyang tinanong kung gaano katotoo yung kanyang mga nalaman. Sinabi sa kanya ni Divine na totoo yung mga impormasyong nakuha niya. "Pero paanong nangyari? Ang sabi niya sa akin gusto niya ako, pero bakit magpapakasal siya sa lalaking yun?" Sa labis na galit, napatikom siya ng kamao. "Nasa tamang pag-iisip pa ba siya? Matapos niyang ibigay sa akin ang kanyang sarili, magpapakasal siyang ganong kadali sa iba?" "Ibig sabihin kuya, may nangyari sa pagitan ninyo?" Tumili ang kapatid niya ng sobrang lakas. Sinaway niya itong manahimik dahil hindi siya nakakapag-isip ng maayos. "So anong gusto mong mangyari ngayon?" tanong ng nakababatang kapatid niya. "Hindi siya pwedeng magpakasal sa iba. Paano kung nabuntis ko siya ng gabing yun?" "Kuya, baka saktan siya ni Ryan Silverio." Hindi siya kumibo nang marinig ang sinabi ng kapatid niya dahil batid niyang mangyayari ang sinasabi nito kung nagkataong nabuntis nga niya ang dalaga. Isang araw, nang pauwi na siya galing sa trabaho, may lalaking bumangga sa kanya. Nabigla pa siya nang bigla siya nitong kinwelyuhan. "Hoy, hampas na kutong lupa. Layuan mo si Annie kung gusto mo pang mabuhay." "Sino ka para utusan ako? Ako lang naman ang magiging asawa ng babaeng nilalandi mo. Mag-resign ka na sa trabaho mo kung ayaw mo kung ako na mismo ang magtatanggal sa'yo." Hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kanyang kwelyo. Gusto niyang suntukin ang lalaki, subalit napansin niyang may kasama itong apat na kalalakihan. "Ang dami mo palang dalang aso, Mr. Silverio. Ganun ba kabahagang buntot mo sakin? Huwag kang mag-alala. Ito na yung huling araw ko sa kumpanya. Pero ang hiling mong layuan ko si Annie, hindi ko maipapangako." Sinuntok siya nito dahil ng pagkabagsak niya sa lupa. Bumangon siya at matikas na tumayo. Pinunasan niya ang dugong nasa kanyang labi. Dumura siya sa harapan ng lalaking sumuntok sa kanya. Dinuro siya nito. "Kilalanin mo yung kinakalaban mong kutong lupa. Hahayaan kitang makauwi ng buhay ngayong araw. Subalit sa oras na makita ko muli na lumapit ka sa magiging asawa ko, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka." Iniwan siya ng mga ito, subalit iniwan siya ng mga banta na maaaring mangyari sa kanya sa oras na hindi niya nilayuan si Annie. Nang marating niya ang lugar kung saan nakapark ang kanyang sasakyan, pumasok siya at umupo sa driver's seat. Nahampas niya ang kamay sa labis na inis at galit. Nagpasya siyang umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang kung saan naroon ang kapatid. Nang makita siya ni Divine, sinalubong siya nito. "Kuya, anong nangyari sa mukha mo?" Sinabi niya sa kapatid ang mga nangyari. "Gagong lalaking yun, akala mo kung sino? Alam mo kuya, baka ito na yung oras para malaman ng hambog na yun na hindi ka kutong lupa." "Divine,
Kailangan ko makausap si Annie. Maari mo bang tawagan si Mama? Bakit si Mama? Narito naman ako. Narinig mo naman ako, hindi ba? Kailangan ko makausap si Annie. Kailan mo siya gustong kausapin? Hindi ako nagbibiro. Hindi rin ako nagbibiro, kuya. Alalahanin mo, kaibigan nila ma'am ang pamilyang sibayan. Kaya ayon, sinadya ko yung pamilyang sibayan sa kanilang tahanan at nagpakilalang anak ng kanilang kaibigan. Alam mo bang niyakap ako ni Tita Celestina? Oh, really? Kinamusta nila sa akin sila ma'am at dad. Alam mo ba, close na rin ako kay Ate Annie. Pero kuya, need mo na talagang kumilos dahil ayon kay Tita Celestina, malapit nang ikasal ang kanilang anak. I need your help. Wala sa sarili niyang sabi. Diyan ka magaling, makiusap at humingi ng pabor. Kala mo lang siguro ang dali ng mga pinagdaanan ko. Kung hindi lang talaga kita mahal, hindi kita tutulungan, kuya. Binuhat niya ang kapatid dahil sa mga sinabi nito sa kanya. Kuya, pwede bang ibaba mo na ako? Tutulungan kita pero ipangako mo sa akin ihiganti mo ko kay Mr. Silverio. Tumango siya sa kapatid. Gagong yun, akala niya siguro easy girl ako. Muntik ba naman akong halikan? Sumbong ng kapatid niya sa kanya. Napatikom siya ng dalawa niyang kamao nang marinig ang sinabi ng kapatid niya. Nang mapansin ni Divine ang mga kamao niya, narinig niya itong magsalita. Alam mo kuya, makuha mo lang sa lalaking yun si Annie. Masaya na ako, sapat na rin sa akin ang higanting yun dahil alam kong masasaktan ng gagong yun. Nanatili siyang tahimik sa mga sinabi nito sa kanya. Lumipas pa ang dalawang araw, naisipan niyang magpadala ng mensahe sa dalaga na kailangan nilang mag-usap. Subalit nakatanggap siya ng mensahe na wala na silang kailangan na pag-usapan. Ano bang tumatakbo sa isipan mo, Annie? Sabi niya sa kanyang sarili. Itatanong niya sana sa dalaga kung bakit magpapakasal ito sa iba, samantala siya yung gusto nito. Lumipas pa ang maraming oras, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ina. Pinapapunta siya sa restaurant sa Makati upang mapag-usapan ang mga gusto niyang mangyari. Mabilis niyang pinatakbo ang kanyang sasakyan, subalit medyo traffic, kaya medyo natagalan siya sa pagdating. Nang makapasok siya sa restaurant, nakangiting nakatingin sa kanyang direksyon ang kanyang ama't ina. Humakbang siya palapit sa mga ito. Nang siya ay makalapit, nakita niyang tumayo ang kapatid niya para siya'y salubungin. Kuya, kikitain natin ang pamilya ng mga Silverio ngayon, kaya ikalma mo yung sarili mo dahil lang sandali lamang, darating na yung mga ito. Naguluhan siya dahil kadarating lamang ng kanilang mga magulang, negosyo agad ang iniisip. Lumapit siya sa ina para humalik sa pisngi ng ginang. Umupo siya sa tabi ng kapatid. Ilang sandali pa, dumating na ang pamilyang kanilang hinihintay. Good evening, Mr. and Mrs. Nunez. Bati ng mag-asawang kauupo lang sa kanilang harapan. Nakangiting yumuko yung ina niya sa mag-asawa habang ang ama niya kinamayan ng lalaking Silverio. Habang silang magkapatid, kinamayan ng mga ito. Pagkatapos ng kamustahan, diretsahang sinabi ng ina nila kung anong dahilan ng kanilang pakikipagkita. Mrs. Silverio, masaya ako malaman na umunlad ang kasino ninyo at iba pa ninyong hanap buhay. Kahit kami mag-asawa hindi makapaniwala, maraming salamat sa tulong ninyo sa amin. Siguro naman kung mahihilingin akong pabor sa inyong mag-asawa, hindi nyo ako tatanggihan. Kahit ano, Mrs. Nunez, sa laki ba naman ang tulong na binigay ninyo sa aming pamilya? Ano ba yung pabor na hihilingin mo? Mamaya ako nasasabihin pagkatapos nating kumain. Mas masarap kainin ang pagkain habang mainit-init. Sabi ng ina nila. Sabay-sabay silang kumain habang may panakanakang kwentuhan. Pagkatapos nilang kumain, bumalik sila sa usapang pabor na hinihingi ng kanilang ina. Nabalitaan kong nalulong sa sugalang matalik kong kaibigan na si Celestina. Nabalitaan ko ang lahat. Mrs. Silverio, hindi naman pwedeng ipakasal niyo yung anak nilang babae sa anak mo dahil sa pagkakautang, hindi ba? Isa pa, inobya ng anak ko yung nais ninyong ipakasal sa inyong anak. Magkano ba yung halagang nakuha ng kaibigan ko at ako na lamang ang magbabayad? Mahinahong tanong ng kanilang ina sa mag-asawa. Napansin nilang magkapatid na nagulantang ang mag-asawa sa mga narinig. Mrs. Nunez, hindi na kailangan kung ang pabor na hihilingin mo sa akin na ibalik ko yung lahat ng ari-arian ng mga sibayan ay maluwag sa loob kong gagawin. Sa laki ng tulong na naibigay niyo sa pamilya ko, maliit na bagay lang itong pabor na hinihingi mo. Alam kong walang kaibigan o kamag-anak sa negosyo, kaya hayaan mo kong bayaran kita, Mrs. Silverio. Kung nakahanda na ang lahat sa kasal, hayaan mo na sa amin dahil kung may kasal mang magaganap sa taong ito, gusto ko ang anak ko yung ikakasal sa dalagang ipapakasal mo sa anak mo. Huwag kang mag-alala dahil lahat ng ginastos ng pamilya mo para sa kasal na mangyayari, ibabalik ko.
Inabot ng kanilang ina ang checking blanco kay Mrs. Silverio. Ilagay mo ang lahat ng halagang kailangang bayaran. Pamilya ko na ang bahala. Mula ngayon, utang ng pamilyang sibayan ay utang na rin ng pamilya ko dahil magiging isang pamilya na kami sa mga darating na araw. Wala nang ang nagawa ang ginang nang nakausap ang kanilang ina. Isinulat nito ang halagang kailangan at muling ibinalik sa ina ang cheque. Kung ganoon, maraming salamat sa oras na nilaan ninyong mag-asawa para tagpuin kami. Pinakilala sila ng ina nila sa mag-asawang Silverio. Sinabihan din nila ang mag-asawa na manatiling tahimik at kung maaari, patuloy nilang kulitin ang dalaga sa kasal. Subalit kung anong ari-arian ng mga sibayan, ibalik na ng mga ito. Matapos ang pag-uusap, nakahinga ng maluwag si Raven, sabay pasalamat sa kanilang ina. Ngayong nagawa na namin ang ama mo yung parte namin, siguro naman magagawa mo na rin ang sayo, Raven. Hindi kita pinilit na gustuhin yung anak ng kaibigan ko. Ang sabi ko lang, kilalanin mo, baksakaling siya na yung babaeng para sayo. Ma'am, anong tulong ba yung nagawa mo para sa pamilyang yun? Nakakapagtaka, bakit pumayag agad sila sa nais mong mangyari? Anak, ang pamilyang Silverio ay isa sa mga natulungan ko habang ang mga magulang nila noon ay tinulungan din ng mga lolo't lola mo. Ito yung bunga ng mga itinanim ko at ng mga ninuno ko. Tulad ng kasabihan ng karamihan, kung ano ang tinanim mo, yun din yung aanihin mo. Kaya kayo magkapatid, sikapin ninyong makatulong sa ibang tao kahit sa linlangin ng mga ito. Pagkatapos ng usapan, nagpaalam na ang mag-asawa na aalis na ang mga ito. Tumango ang kanilang ina at pinasalamatan ng mga ito. Laging pinapaalala ng kanilang ina sa kanilang magkapatid na maging patas sa lahat ng pagkakataon dahil sa ginawa ng ina niya ay may panahon siyang mag-isip kung paano niya kakausapin ang dalaga. Hiningi niya ang tulong ng kapatid para makausap si Annie. Parang yun lang kuya, huwag kang mag-alala, madali lang sa akin yan. Tsaka ayoko lumaki na walang ama yung pamangkin ko, no? Napatingin sa gawin ni Raven ang pares na mga mata ng kanyang mga magulang nang marinig na mga ito ang inilahad ng kanyang kapatid sa mga ito. Tumingin din ang mga ito sa direksyon ni Divine. Sinasabi mo bang magkakaapo na kami ng inyong ama? Tumango ang kapatid niya sa tanong ng ilaw ng kanilang tahanan. Alam mo din ba ito, Raven? Tanong ng kanyang ina. Inaamin niya sa ina na may nangyari sa pagitan nila ni Annie, subalit hindi niya tiyak na nabuntis niya ito ng gabing yun. Kung ganoon, ayusin mo na ang lahat dahil ang kasal na inihahanda ng mga Silverio na sana ay para sa anak ng mga ito ay magiging sa iyo na at sa dalaga. Abot langit ang paghingi niya ng paumanhin sa kanyang ina. Pinasalamatan din niya ng sobra dahil kung wala ang mga ito, baka na ikasal na ang babaeng gusto niya sa ibang lalaki. Siya ang tagapagmana ng pamilya, subalit pinili niyang maging simpleng tao upang makalapit at makilala ang anak ng mga sibayan. Ilang saglit pa, minabuti nilang tapusin pansamantala ang usapang kasalan. Anak, bayad na ang lahat sa kasalan. Ang gawin mo na lang, makuha yung loob ng dalaga at ang matamis niyang oo. Kung hindi mo pa na lamang ikakasal si Annie sa iba, hindi ka pa talaga kikilos. Samantalang sabi ng taong pinagkakatiwalaan ko, ilang buwan na kayong lumalabas na magkasama. Nagkaintindihan talaga kayo magkapatid na ilihim sa akin? Ma'am, ako yung humiling ng pabor sa kapatid kong wag sabihin sa inyo dahil alam kong para kayong kitikiti kong kiligin. Kung ganoon, anong nangyari at umabot tayo sa ganito? Ang buong akala ko pa naman wala nang pag-asa na magustuhan mo siya. Alam mo bang naghanap na ako ulit ng babaeng para sa'yo? Nang ma-realize kong hindi ko pala kayang makita siya na ikasal sa iba, umabot pa nga ako sa punto na hinanap ko yung pangalan ng lalaking na papabalitang pakakasalan nito. Nang makita ko yung itsura ng kaagaw ko, nasabi kong mas gwapo ko ng ilang paligurun. Napakamot ng ulo ang haligi ng kanilang tahanan. Sinabi niyang handa siyang pakasalan ng dalaga upang mapanagutan ang responsibilidad niya bilang lalaki. Subalit sinabi ng kanilang ina na hindi siya ang mangingialam pero susuporta ito sa mga desisyon niyang gagawin. Hindi siya nakapagsalita sa sinabi ng kanilang ina. Nang sila ay makauwi, nagpa siya si Raven na tumungo sa kanyang silid. Sinubukan niyang tawagan si Annie nang hindi pa rin ito sinagot ang tawag niya. Minabuti niyang padalhan na lamang niya ng mensahe ang dalaga. Kailangan nating mag-usap dahil may kailangan tayong pag-usapan. Please? Wala pa rin siyang natanggap na reply mula dito kaya muli niyang denial ang number nito. Nakahinga siya ng maluwag nang sinagot nito ang tawag niya kahit hindi ito nagsasalita sa kabilang linya. Please, kausapin mo ko kung ano man ang namagitan sa atin. Handa kong panagutan. Marry me please, Annie. Pagsusumamo niyang sabi. Nang buong akala niya ay nakuha niya na ang kapatawaran nito, subalit nagkamali siya.
Nang magkita sila nito, ay prangkahan siyang sinabihan nito na ikakasal na siya sa binatang Silverio. Sabi mo, gusto mo ko. Talagang magpapakasal ka sa lalaking yun? Mas gwapo ako ron, Ani. Isa pa, alam mo naman sigurong palikero si Mr. Silverio, hindi ba? Alam ko, pero narealize kong gusto ko siya kaysa sayo. Hinaplos niya ang maamong mukha nito. Paano kung magbunga yung nangyari sa ating pagitan? Iniisip mo ba yun? Kaya ko siyang palakihin kung mangyari man yun. Sa tingin mo, tatanggapin ng lalaking yun yung anak mo sa iba? Ani, handa kitang pakasalan sa kahit saang simbahan. Nakapagdesisyon na ako, Raven. Isa pa, malabong mabuntis mo ko dahil gumamit ako ng proteksyon. Akala mo talaga hindi ako handa ng gabing yun? Kung sakaling magdalang tao man ako, hindi ikaw yung ama ng batang ipinagbubuntis ko. Gustong sumabog ng dibdib niya sa sakit na nararamdaman, subalit pinili niyang maging kalmado. Tahimik siyang nakinig sa mga tinura nito kahit masakit para sa kanya. Gusto niyang sabihing mayaman din siya tulad ng binatang Silverio. Sa isip-isip niya ay masigit pa nga siyang mayaman sa gagong lalaking yun. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot niya ang tawag habang may matamis na ngiti kunwari sa kanyang labi. Hi babe, where are you? I've been waiting so long. Sweet niyang turan sa kausap sa kabilang linya. Tumayo siya at nakangiting tumingin sa dalaga. Alam mo bang nakahanda kong gawin lahat para sa'yo? Pero parang kahit anong gawin ko, tila talo na ako. Pagkatapos niyang sabihin ng mga salitang yun, binaling niya ang paningin sa ibang direksyon. Unti-unti na rin siyang tumalikod upang hindi makita nitong napapaluha siya. Sa kanyang pagtalikod, hindi siya lumingon sa direksyon nito. Patuloy siyang humakbang hanggang sa makasalubong niya ang nobyo ng kanyang nakababatang kapatid. Hey dude, sabi ng lalaki. Renz, alam mo bang inaway ako ng kapatid mo? Tapos nang tinawagan kita, nagulat ako sa sinabi mo. Hindi ko alam, magkasintahan pala tayong dalawa. Sino sa atin ang babae at lalaki? Pinaliwanag niya dito kung bakit niya nagawa yun. Dude, ganyan talaga ang mga babae. Pero teka nga, tama ba na narinig ko na mas pinili niyang magpakasal sa iba sa halip na sayo? Alam ba niyang mas mayaman ka sa lalaking pakakasalan niya? Umiling siya. Sinabi niyang walang alam ang dalaga sa tunay na antas ng kanyang buhay dahil ang alam nito ay isa lang siyang karaniwang empleyado. Tinanong din niya si Renz kung anong pinag-awayan nilang magkasintahan. Dude, alam mo naman ang kapatid mo masyadong silosa. Tumingin lang ako sa ibang direksyon na galit na dahil may babae daw na kumaway sa akin. Hiwalayan mo na nang matuto. Payo niya rito. No! Mariing sabi ng kasintahan ng kapatid. Paano ko? Baka mamaya niyan tuluyan niya na akong iwan at ipagpalit sa iba. Akala ko ba may tiwala ka sa pagmamahal ng kapatid ko sa'yo? Meron, pero ayokong subukan ng pagmamahal niya sa'kin. Pangit yun, dude. Baka mamaya niyan ay makahanap siya ng iba. Alam mo namang hindi lang ako yung lalaking umaalagid sa kapatid mo. Ano gusto mo? Hayaan mo siyang ginaganyan ka? Bahala ka. Ikaw din naman ang mahihirapan at hindi ako. Isa pa, alam nating pareho na hindi ako gusto ng ina mo para sa kapatid mo. Alam mo, palagi mong tatandaan itong sasabihin ko. Huwag kang gagawa ng eksena na hindi maganda kung ayaw mong lalo kang ayawan ng mga magulang namin. Paalala niya sa nobyo ni Divine. Mabait ang aming ina, subalit kung hindi niya gusto yung dating mo, mahihirapan ka. Naghanap sila ng ibang restaurant na hindi kalayuan sa restaurant kung saan naroon si Annie. Nagkwento sa kanya si Renz. Kinausap ako ng inyong ina na layuan ko yung kapatid mo kung hindi ko gustong mawalan ng trabaho. Ako lang inaasahan ng mga magulang ko sa amin, kaya sumang-ayon ako sa gusto niyang mangyari. Binigyan din ako ng ina niyo ng malaking halaga, subalit hindi ko naman yung tinanggap. Hindi makapaniwala si Raven na magagawa ng ina niya ang mga inilahad ng kasintahan ng kapatid niya sa kanya. Sa loob-loob niya, walang dugo ng ina niya ang nanalaytay sa kanya. Dahil sa halip na magpakilala siyang mayaman, pinili niyang maging dukha upang mapalapit sa dalaga. Sa isip-isip niya, bakit hindi na lang siya nagpakilalang bilyonaryo upang hindi siya tinawag ng karibal niyang kutong lupa? Dude, anong gagawin ko? Kung ikaw, kaya mong mawala sa iyo yung babaeng mahal mo. Ako, hindi ko kayang mawala yung kapatid mo. Tulungan mo ko makausap si Divine. Baka totohanin niya yung sinabi niyang hihiwalayan niya ako. Alam kong sa oras na malaman niyang hindi totoo yung mga impormasyong nakuha niya, ay hindi ako nito hihiwalayan. Isang araw pa ang nagdaan. Sa kabilang banda, ay kamustahin natin ang sitwasyon ni Annie. Nang iniwan siya ni Raven, tinawagan niya ang ginang Silverio. Nang magkaharap sila, diretsahan siyang tinanong nito kung handa na siyang magpakasal.
Sinabi ni Mrs. Silverio sa pamilya ni Annie. Sinabi din ng ginang na sila na ang bahala sa lahat ng gastusin sa kasal. Labag sa loob niyang magpakasal sa bugtong na anak ng mga ito dahil ang totoo niyang gustong pakasalan ay ang lalaki nagpapatibok ng kanyang puso na walang iba kundi ang binatang si Raven. Maya-maya, narinig niyang nagsalita ang kanyang ina. Mr. and Mrs. Silverio, mawalang galang lang po. Maaari naman siguro nating ipagpaliban pa yung pinag-usapan nating kasal. Gusto kong bigyan ng panahon yung anak kong makapagpasya. Mari, hindi na kailangan dahil pumayag na yung anak mo. Tumingin sa direksyon niya ang ginang. Iha, nakahanda na ang lahat. Isa pa, mahaba-haba na ang panahong binigay ko. Hindi na pwedeng ipagpaliban pa yung kasal dahil nakatakda na ito at maayos na ang lahat. Humingi siya ng paumanhin sa ginang. Pagkatapos niyang humingi ng pasensya, nakaramdam siya ng pagduwal. Mabilis siyang tumayo at nagpaalam na kailangan niyang tumungo sa restroom. Nagkatinginan ng bawat panig dahil sa nangyari sa kanya. Kapwa sila hindi nakapagsalita. Sa mga sumunod na araw, patuloy na pinag-uusapan ng kasal, subalit wala palagi ang binatang Silverio. Lumipas pa ang isang linggo ang nasa bahay ng mga Silverio, si Annie, upang mapag-usapan ng mga iba pang detalye at kailanganin sa kasal na magaganap. Kala ko ba hindi ka magpapakasal sa akin? Sabi mo pa nga, gustuhin mo pang maging mahirap kaysa magpakasal sa akin. Mahigpit nitong hinawakan ng kanyang mga braso habang isinandal siya sa pader ng bahay. Alam mo ba, sobrang saya ko nang malaman kong pumayag ka na. Aray, daing niya dahil mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Frank, ano ba nasasaktan ako? Ano bang kinagagalit mo? Pumayag na nga ako, hindi ba? Sa halip na pakawalan siya nito, niyakap siya nito ng mahigpit at hinagkan sa kanyang labi na tumagal ng halos ilang segundo. Kung wala pa nga silang narinig ng mga yapak patungo sa kanilang kinaroroonan, hindi pa siya pinakawalan nito. Hindi maitanggi ni Annie na iba ang naramdaman niya sa yakap nito kaysa yakap ni Raven. Ang mas nakakatawa, habang hinahagkan siya ni Mr. Silvestre, ay sumasagi sa isipan niya ang halik ng lalaking gusto niyang mahalikan. Kaya lang sa ngayon, hindi niya magawa dahil tila hindi niya kayang ipaglaban at panindigan ang nararamdaman niya para sa binata dahil ilang araw na lang ikakasal na siya. Tinulak niya ito ng bahagya upang makalayo kay Frank. Alam mo hindi kita gusto. Batid mo naman siguro kung bakit ako pumayag na magpakasal sa'yo. Alam ko kaya nga naiinis ako. Paano kita pakakawalan kung noon pa'y mahal na kita? Ano bang nakita mo sa lalaking yun na wala sa'kin? Di ko alam, basta masaya ako sa tuwing kasama ko siya. Sa tingin mo ba magpapakasal ako sa'yo kung walang utang yung ina ko sa pamilya mo? Yeah, I know. Ang sakit lang dahil ang buong akala ko ay mapapasakin ka na pero hindi pa rin pala. Sa loob-loob ni Annie, ang swerte ng babaeng mamahalin ng lalaki nasa kanyang harapan, pero ang malas lang nito dahil hindi siya ang babaeng pare sa kanya kaya nasasaktan ito. Tinalikuran niya ito ng walang kahit anong salitang binitiwan dahil hindi niya kaya makipagbardagulan sa lalaking pinagkakautangan ng kanyang ina. Ilang sandali pa, nakita nilang papalapit ang mga magulang nito sa kanila. Iha, nakapagmeryenda ka na ba? Alam mo ba, excited ako sa nalalapit na mangyayaring kasal. Nakita nilang parehong napatikom ng kamao si Franco na siyang pinagtaka naman ni Annie. Napansin din niyang tila hindi masaya ang ginang habang nakatingin sa binata. Maya-maya, nakita nilang umalis ito sa kinatatayuan nito. Patuloy sila ng ginang na nag-uusap, subalit isang araw, nagising na lamang siya na gusto niyang umurong sa kasal. Kaya minabuti niyang manahimik sa kanilang bahay at hayaan na lamang ang tadhana sa mga mangyayari. Palagi nagawi sa kanilang bahay ang anak ng kaibigan ng kanyang mga magulang. Ate, kamusta? Tinawagan ako ni tita dahil napansin nilang problemado ka raw. Kaya eto ko to the rescue. O diba ang bait ko? Nakangiting sabi ng dalaga. Ngumiti siya. Maya-maya, hindi siya nahiyang nagtanong sa dalaga kung maaari siyang bilhan ng mangga. Tamang-tama, Ate Annie, dahil may dalakong mangga. Mansanas sa tubas. Sabi kasi ng kuya ko, dalhan daw kita ng prutas. O talaga? Bakit ka naman niya sinabihan na magdala? Ate, minsan lumabas tayo. Alam mo, may coffee shop akong alam na masarap magtimpla. Sure, basta sa ngayon, sabayan mo akong kumain ng mangga. Niyaya niya itong pumunta ng kusina ng bahay upang balatan ang ilang mangga na dala nito. Sarap na sarap siyang umunguya ng mangga habang ang kasama niyang si Divine halos ayaw kumagat sa manggang hawak nito. Alam mo ate, para kang buntis. Ang takaw mong kumain ng mangga tapos medyo tumaba ka na ng konti kaysa dati.
Natigilan siya nang marinig ang sinabi nito. Sa isip-isip niya, baka nga buntis siya dahil ilang araw na din siyang wala sa mood. Madalas din niyang napapansin na madalas naglalaway siya sa tuwing may naiisip siyang gustong kainin na hindi makain agad. Ate, huwag mong seryosohin yung sinabi ko. Sinabi ko lang naman yun dahil ibang-iba yung katawan mo noon sa ngayon. Siguro malakas kang kumain ngayon, no? Kung sa bagay, sino ba naman ang hindi may stress? Ikaw ba naman ipakasal sa lalaking hindi mo gusto, diba? Hindi na nga sila nakikita ni Raven. Sa tulong ng mga Silvestre ay unti-unti nang nakakabangon ang kumpanya ng kanyang pamilya at nanatiling tahimik ang usaping kasal sa pagitan ng dalawang panig. Isang araw, matapos magawin ang kapatid niya sa tahanan ng mga sibayan, ay sinabi nito sa kanyang nasa mabuting kalagayan ng dalaga, kaya naisipan niyang lumabas ng bahay at tumungo sa paborito niyang bar. Habang tahimik siyang nakaupo, ay umiinom ng alak at may lumapit na babae sa kanya. Hindi ba't ikaw ang lalaki na kita kong kasama ng babaeng itinakdang ipakasal kay Frank? Tahimik lang siya habang tinititigan ng babae. Maya-maya, tinanong niya ito kung bakit niya kilala ang binatang Silverio. Nobya niya ako, pero dahil sa kasundo ang kasal, hiniwalayan siya ng lalaki. Bakit mo ko nilapitan? Gusto kong malaman kung kaano-ano mo yung babaeng ipapakasal sa nobyo ko. Nagpakilala siyang kaibigan siya ni Annie. Nakita niyang nabuhay ng pag-asa ang babae matapos niyang sabihin yun, nagpakilala siya dito. Kung ganoon, Mr. Nunez, pakisabi sa kaibigan mong hindi siya pwedeng magpakasal sa lalaking may pananagutan na. Tahimik lang siyang nakinig. Maya-maya, tinapik niya ang balikat ng babae. Hayaan mo, sasabihin ko sa kaibigan ko kung ano yung mga sinabi mo. Dahil sa kaganapang yun, naglakas loob siyang kitain si Mr. Silverio. Nakipagkita naman sa kanya si Frank, subalit nakatanggap siya ng mensahe mula sa lalaki na hintayin siya ng ilang sandali dahil nasa tahanan ito ng mga sibayan. Nang marinig niya ang sinabi nito, nagsitagisa ng bagang niya sa bibig. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarating na nga ito. Sinalubong at galit niya itong kinwelyuhan. Kung magpapakasal ka sa kanya, paano ang kasintahan mong si Norin? Hindi mo man lang ba alamin kung kamusta na ito matapos mo itong hiwalayan? Dude, ano bang pakailam mo? Teka nga, ano bang pinuputok ng butsi mo? Hindi mo naman kapatid ang babaeng yun. O baka kaya ka nagagalit dahil mas pinili akong pakasalan ng babaeng gusto mo? Yes, mabuti naman alam mo. Hindi ako nakikipagbiruan, Mr. Silverio. Kung dati ako yung pinagbantaan mo, pwes ngayon, ikaw naman ang babantaan ko. Layuan mo si Annie. Dahil kung hindi mo gagawin, binitiwan niya ang paghawak sa kwelyo nito't binulungan. Dahil kung patuloy kang magmamatigas, gagawin ko lahat ng paraan upang maghirap ka at ng buo mong pamilya. Ang pamilya ko ang dahilan kung bakit nanatiling matatag ang inyong mga negosyo. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko sa iyo, ako ang magiging dahilan kung bakit mawawala sa inyo ang lahat. Sino ka para matakot ako? Ngumisi siya tsaka nagsalita. Ang buo kong pangalan ay Raven Samonte Nunez. Bakit hindi mo itanong sa mga magulang mo kung sino ko? Napansin niyang bahagyang napatahimik ang kaharap niya habang tinititigan siya nito. Anong gusto mong mangyari? I want the girl you are going to marry. Diretsahan niyang sabi habang nakatingin sa mga mata nito. Gusto? Kunot noong tanong nito sa kanya. Hindi sapat ang salitang gusto. Kung sasabihin ko sa iyong mahal ko siya, magba-back out ka ba sa may usapang kasal? Walang kaabog-abog na tanong niya. Relax, dude. Bakit ako yung tinatanong mo? Why don't you go to the girl you want and tell her how much you like her? I'm not the one to decide. Sinalubong nito ang galit niyang titig and then he spoke again. What she decides is also my decision. Napatikom ang mga kamao ni Raven. Habang ginagawa niya ito, hindi niya inaalis ang tingin sa lalaki. Ilang saglit pa nang makita niyang tatalikuran siya ni Mr. Silverio ay sinambit niya ang pangalan nito. Alam kong komportable ka na ikaw ang pipiliin niya dahil malaki yung pagkakautang ng pamilya niya sa pamilya mo. Hinarap siya nito at matapang na sinagot. Kasalanan ko ba kung bakit nagkautang ang pamilya niya sa akin at sa pamilya ko, Mr. Nunez? Sinadya mo man o ng pamilya mo, pero batid mo na mali yung hinihiling ninyong kapalit. Hindi siya bagay na walang pakiramdam. Tulad mo rin siyang marunong masaktan at magmahal. Hindi ka ba nahihiya? Magpapakasal ka sa kanya habang ang babaeng nagdadala ng inyong dugot laman, tatalikuran mo? Paano mo nasabing buntis ang dati kong kasintahan? Paano mo nasabing ako yung ama ng pinagbubuntis ng babaeng yun? Bakit?
Naroon ka ba nung nagsanibang si Milya namin para sabihin mong ako yung ama ng batang yun? Sinuntok niya si Frank matapos marinig ang sinabi nito. Nang magtalik kayo, sarap na sarap ka. Na yung nabuntis mo, tatalikuran mo na. Lalaki ka ba talaga? Ang tunay na lalaki, hindi tumatakas sa responsibilidad. Ang ginawa mo at ng pamilya mo sa mga sibayan, hindi magandang pamarisan. Lalong-lalo na ang pagtalikod mo sa responsibilidad mo sa pagiging anak mo sa dati mong kasintahan. Tumalikod siya at humakbang palayo. Lumipas lamang ang 3 araw. Dumating ang araw na maghaharap muli sila ni Annie dahil sa tulong ng kapatid niyang si Divine. Nakita niya ang bulto ng dalaga na nakaupo sa loob ng coffee shop ng mall. Inayos niya ang kanyang tindig at pinigilan ang kabang naramdaman. Humakbang siya papasok sa loob. Nang makapasok na siya, agad siyang umupo sa harapan ng mesa kung saan nakaupo ang dalaga. "Good morning," bati niya. "Ang ginagawa mo rito?" "Pinakiusapan ko yung kaibigan mong si Divine na bigyan tayo ng oras na makapag-usap. Dahil sa gwapo ko at katiwa-tiwala, pumayag naman ito." Tahimik lang na nakinig ang dalaga sa kanya mga sinabi habang humihigop ng mainit na kape. Napansin niyang medyo tumaba ito at lumubo ng konti ang pisngi. Sa loob-loob niya, baka lahat ng problema nito dinadaan sa pagkain. Kumbaga, stress eating kung tawagin ng iba. "Wala ka na bang sasabihin? Dahil kung wala na, aalis na ako. May lakad pa kasi kami nila, ma'am." "Galit ka ba sa akin? Mula nang may nangyari sa atin, malaki yung pinagbago ng ating samahan." "No, bakit naman ako magagalit? Wala naman akong karapatan na magalit. Hindi naman kita nobyo o kahit ano, diba?" Ngumiti ito sa kanya, tsaka muling nagsalita. "Try mo kaya ang sitwasyon ko nang malaman mo kung gaano kahirap. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos?" "No." Taas kilay na sabi nito sa kanya. Subalit kinulit niya ito ng husto at pinangako niya sa dalaga na igagalang niya kung anong pasya nito matapos nilang mag-usap. "Please, Annie, hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo talaga sa akin." Huli niyang pakiusap. Hindi na nga tumanggi ang dalaga sa kanyang hiling. Lumipat sila sa lugar na hindi ganoon karami ang tao. Pumunta sila sa rooftop ng mall kung saan merong mga halaman at may 2 swimming pool na naroon. Muli silang umorder ng maaari nilang makain habang may pinag-uusapan. Laking gulat niya dahil napakarami nitong inorder na pagkain. Lumipas ang kalahating minuto. Masinsinan nga silang nag-usap, subalit ang kausap niya tila hindi mapakali sa kinauupuan. Nang tanungin niya ito kung anong nangyayari sa kanya, galit siyang sinagot nito. Ilang sandali pa, mabilis itong tumayo't humakbang patungo sa pinakamalapit na CR. Tinanong pa niya kung anong nangyari dito, subalit hindi siya nito sinagot. Nagpatuloy lamang ito sa paglakad. Nagtataka si Riven dahil ang laki ng pinagbago ng katawan nito habang tinititigan niya ang bulto nito na papalayo sa kanya. Nang biglang pumasok sa kanyang isipan na maaaring buntis ang dalaga, ngunit ang mas nagpagulo sa isipan niya kung sino ang ama ng pinagbubuntis nito. Nang makabalik na ang dalaga, hinayaan niya itong makaupo, subalit ang mata niya nakatingin sa tiyan na to. Wala sa sarili niyang tinanong ang dalaga kung nagdadalang tao ba ito. Hindi ito nakasagot sa kanya. Sa halip, napansin niyang namutla at tila hindi alam ang sasabihin ito sa kanyang tanong. "Tama ba ako ng hinalang buntis ka?" Muli niyang tanong. Nang wala siyang makuhang sagot mula dito, hinawakan niya ang braso nito at diretsahang tinanong kung sino yung ama ng pinagbubuntis nito. Sa halip na sagutin siya nito, nakita niyang nanlisik ang mata nito sa labis na galit at maya-maya pa nakatanggap siya ng isang malakas na sampal mula dito. "Pwede ba layuan mo ko dahil hindi na kita gustong makita? Yung pagmumukha mo ayoko nang makita." Gigil na sabi nito sa kanya. Iwinaksi din ito ang kamay niya. Hahawakan niya pa sana muli ang braso nito, subalit nang mapansin niya ang pamumula ng mga mata nito, hindi niya na tinuloy dahil naawa siya sa napaka-inosenteng mukha nito. Nagtapos ang kanilang pagkikita at pag-uusap sa hindi magandang pangyayari. Napaluhan na lamang siya nang sumagi muli sa isipan niyang buntis ang babaeng nais pakasalan. Nahampas niya ng palad ang mesang kanyang kinauupuan. Maya-maya pa, tumayo siya at galit na tinungo ang kotse upang umuwi at itanong sa kapatid kung sino yung ama ng pinagbubuntis ni Annie. Halos paliparin niya ang kotse upang marating ang tahanan ng kanilang mga magulang kung saan sila isinilang ng kapatid niya. Nang marating niya ang bahay sa Paranaque, pinarada niya ang sasakyan at hinanap ang nakababatang kapatid.
Subalit hindi pa siya tuluyang nakapasok sa kanilang bahay, sinalubong siya nito. Kinamusta nito ang pag-uusap nila ng dalaga. Subalit nang sagutin niya ang katanungan ng kapatid, tinitigan niya ito. May sinabi ba sa iyo si Annie? Nalilito siyang tinignan ni Divine. Ano bang sinabi nito sa iyo? Wala siyang sinabi, pero alam kong nagdadalang tao siya. Napatikom siya ng dalawa niyang kamao. Sagutin mo yung tanong ko, may sinabi ba siya sa iyo? Mariin niyang tanong sa bawat katagang binanggit. Wala, alam kong buntis siya, pero hindi ako yung ama kuya. Hindi naman kami talo. Pero sabi mo diba may nangyari sa inyong dalawa? Eh baka ikaw yung ama ng pinagbubuntis ni ate. Kung ganoon, napangiti siya ng palihim nang maisip niyang may posibilidad na siya ang ama ng sanggol na pinagbubuntis ng dalaga. Divine, sabihan mo sila mom and dad na kailangan nilang umuwi ng maaga dahil may kailangan tayong pag-usapan na buong pamilya. Utos niya sa kapatid niya. Oy kuya, wala akong sinabi na ikaw yung ama. Baka mamaya niyan si Mr. Silverio yung ama. Tumango na lamang ang kapatid niya sa kanya matapos nitong magsalita. Kinagabihan nang dumating ang kanilang mga magulang, sinabi ni Raven na buntis ang anak ng kaibigan ng mga ito. Sinabi ng mga magulang niya sa kanya na alam nilang nagdadalang tao ang dalaga. Nang sinabi niyang siya ang ama ng pinagbubuntis ng dalaga, hindi niya nakitaan ng kahit konting gulat ang mga ito na siyang kanya namang pinagtaka. Okay, tapos na ang usapan. Sabi ng ina niya, matapos ng ilahad sa mga ito na siya ang ama ng pinagbubuntis ni Annie. Ma'am, kailangan naming magpakasal bago pa lumobo yung tiyan ng dalaga. Nang makita niyang tatalikuran na siya ng mga ito, tinawag niya ang mga magulang at ang pangalan ng kapatid. Subalit tila bingi ang mga ito pagdating sa mga nilalahad niya. Nang malapit na ang oras ng hapunan, sinigurado niyang siya ang mauuna sa pagkainan upang kausapin ng mga kasambahay na tulungan siyang maghanda. Tumulong siya sa pag-aayos ng lulutuin at nagluto na rin siya ng ilan sa mga paborito niyang lutuin. Habang ang kanyang mga magulang at ang kapatid ay nasa mga silid nito at nagpapahinga, sinabihan pa nga siya ng mga kasambahay na umupo na lamang, subalit mariin niyang tinutulan yun. Tinakot niya pa nga ang mga itong aalisan niya ng trabaho ang sino mang magpapaalis sa kanya sa kusina, kaya ang siste, nadatnan siya ng ama't ina sa kanyang ginagawa. Wow, ang sipag naman ng anak ko! Raven, tama na yan. Pagod ka na nga sa kumpanya. Pinapagod mo pa yung sarili mo pagdating sa bahay. Hayaan mo na sa ating mga kasambahay ang mga yan. Ma'am, hindi naman ako nagluto ng lahat ng yan. Tumulong lang ako sa paghiwa ng mga sahog, tsaka ang ibang ulam na inihanda ay luto ng ating mga kasambahay. Hindi mo naman kailangan gawin ang mga yan. Ang atupagin mo kung paano mo mapapaamoy yung dalaga bago sumapit yung itinakda ng araw ng kasal nyo. Nakakahiya kung sakaling mag-no siya sa araw na yun. Kaya ako nga po ito ginagawa dahil may pabor akong hihilingin sa inyo. Ano naman yun, anak? Mamaya na po, ma'am, kapag kumpleto na tayo. Isa pa, kung ako yung ama ng pinagbubuntis nito, tiyak na mapapayes siya sa araw na yun. Alam ko ring mahal ako nito tulad ng nararamdaman ko sa kanya. Nakita niyang napangiti ang kanyang ina habang inaamoy ang mga pagkain na nakahain sa pagkainan. Nang dumating sa pagkainan ng kapatid niyang si Divine, pinuri siya nito. Wow kuya, handang-handa na tayo magkapamilya. Ang tanong, makuha mo kaya ang matamis na oo ni ate? Sabay subo ng kapatid niya ng pagkaing pinaghirapan niyang lutuin. Gusto niya sanang lapitan ito't dagukan, subalit hindi niya magawa dahil nakatingin sa direksyon niya ang kanilang ina. Alam mo ikaw, sabay turo ng hintuturo niya sa kapatid. Tigilan mo ko kung ayaw mong hindi kita pakainin ng niluto ko. Sige, pero ikaw din, hindi kita tutulungan na makausap si Ate Annie. Close kami nun. Hindi lang close, sobrang lapit naming dalawa. Kagatbagang niyang tinitigan ng kapatid, kaya natakot ito at nagtago sa likod ng kanilang ina. Ma'am, pagsabihan mo nga po yung panganay niyong anak na huwag akong titigan, baka bigla na lamang ako matumbas sa kinatatayuan ko. Sinasabi ko lang naman siyang handang-handa na habang ang babaeng gusto niyang pakasalan na hindi pa. May kahabaang sabi ng kapatid niya. Sa halip na kampihan ng ginang ang bunso niyang kapatid, piningot nito silang pareho. Hoy, magtino kayong dalawa dahil lustong gulang na kayo. Lalong-lalo ka na Raven, dahil magkakaanak ka na sa mga darating na mga buwan. Tsaka pwede ba kung sakaling maikasal ka na sa anak ng kaibigan ko? Ingatan at pakamahalin mo siya dahil ayoko mapahiya sa mga kaibigan ko. Kung ang pamilyang Silverio ay nagkakaisa, kamustahin naman natin ang pamilyang Sibayan. Kamusta ang pakiramdam mo anak? Tanong ng ina ni Annie, nang mapansin itong matamlay siya at tila wala sa mood, inabutan siya ng ginang na mainit-init na gatas. Okay lang ako ma'am,
Tugon niya bago tinanggap ang gatas na binigay ng ina. Nagpasalamat siya sa ina dahil nang malaman ng mga ito na siya ay nagdadalang tao, wala siyang narinig ng kahit na anong panguhusga. Sa halip ay sinisipan ng mga magulang niya ang kanilang mga sarili kung bakit nangyari ang lahat ng ito sa kanya. Ani, huwag kang patamlay-tamlay. Alalahanin mo nagdadalang tao ka. Ano bang nagpapagulo sa isipan mo? Dahil ba ito sa nalalapit mong kasal? Tumango siya. Alam na ba ng lalaki yun na nagdadalang tao ka? Opo, ma'am. Kaya ka ba malungkot dahil ayaw niyang panagutan ang pinagbubuntis mo? Hinawakan ng ginang kanyang palad. Kung hindi niya tanggap ang pinagbubuntis mo, pabayaan mo na. Palakihin mo yung anak mong kasama kami ng ama mo. Kung kaya niyang itanggi na hindi niya anak ang supling na yan, ikaw ay hindi dahil ikaw ang magdadala ng 8 buwan ng batang yan sa sinapupunan mo. Kaya ingatan mo yung sarili mo higit pa sa dati mong pag-aalaga. Alalahanin mo na ang batang yan, ang kauna-unahan kong apo. Isa pa, pumayag na akong umalis ka sa bahay na ito kung sakaling hindi tanggapin ng mga Silverio ang pinagbubuntis mo. Ang gagong yon, ma'am. Tinanong ako kung tama yung hinala nitong buntis ako. Hindi pa nga ako nakasagot, muli akong tinanong kung sino yung ama ng anak ko. Gago ba siya? Gayong alam niyang siya yung unang lalaki na kasiping ko. Sumbong niya sa kanyang ina. Anak, kuminahon ka. Siyempre baka iniisip niyang may nangyari sa pagitan ninyo ni Frank, kaya niya nagawa yun. Ayoko makita ang mukha ng lalaki yun sa pamamahay na to, dahil baka ano lang magawa ko sa hayop na taong yun. Ano kala niya sa akin? Hindi ko kayang buhayin ng anak ko ng mag-isa? Pwes, nagkakamali siya dahil kahit anong mangyari, kakayanin ko. Kaya lang napabuntong hininga siya nang maisip ang sitwasyon. Napapailing ang ina niya sa kanya mga sinasabi. Maya-maya, tinitigan niya ang ginang. Narinig niyo po ba yung sinabi ko, ma'am? Sinserong tanong niya. Tumango naman ang ina niya sa kanya, kaya muli siyang nagsalita. Kaya kung magawi ang lalaki yun dito, wag na wag mong papapasukin sa bahay. Dahil kung makikita ko to sa loob ng ating tahanan, baka ho matadtad ko siya ng pinong-pino. Gigil niyang banggit sa mga huling sinabi. Ikaw ang bahala, anak. Ang mabuti pa, ubusin mo na yung gatas mo nang makapagpahinga ka na. Hindi maganda sa isang buntis ang palaging puyat. Sa mga sumunod na araw, may lalaki siyang nabungaran sa kanilang bakuran. Sinalubong siya nitong nakangiti. Galit niyang sinalubong ito. Bukod sa hindi maganda ang kanyang pakiramdam, ay pagod siya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Gusto kong hindi pa nito natapos ang sasabihin nito sa kanya, pinagtabuyan na itong lumabas sa kanilang bakuran. Lumayas ka! Ilang beses niyang paulit-ulit na binanggit ang mga salitang to. Maya-maya, narinig niya ang boses ng ina. Anak, ano bang ginagawa mo sa ating bisita? Kalmadong tanong ng kanyang ina. Nilingon niya ang kinaroroonan ng ginang. Nakita niyang naglalakad ito patungo sa kinatatayuan nila ni Raven. Anak, ano bang problema? Ang aga-aga, galit ka na agad. Ma'am, sinabi ko naman ho, diba, ayoko makita ang lalaking to. Eh bakit naman? Ayaw mo nun. Isipin mo sa bawat pagtitig mo sa ating bisita, magiging gwapo yung apo ko na dinadala mo. Ano bang kasalanan ng binatang ito sa'yo? Siya lang naman ang lalaki na kabuntis sakin. Isang hapon, Lunes, lakas loob na pumunta si Raven sa tahanan ng mga sibayan. Nag-doorbell siya sa gate. Pinagbuksan naman siya ng gate ng isang ginang. Magalang niya itong binati. Magandang umaga po, tita. Bati ng lalaki sa kanyang ina. Anong pakay mo, iho? Ako po yung ama ng pinagbubuntis ng inyong anak. Galit siyang tinitigan ito. Nang pagsasarhan sana siya nito, sinabi niya ang kanyang hangarin. Kaya ilang sandali lang, pinapasok siya nito. Ilang sandali pa, nakita nilang papalapit sa kanilang direksyon si Annie. Sa isip-isip ni Raven, inihahanda pa nga lang niya ang sarili, parating na sa kanyang kinaroroonan ng masungit na iniibig. Ma'am, kilala mo ba kung sino ang lalaking yan? Nagkunwari ang ginang na wala itong alam, subalit ang totoo, nagpakilala na sa kanya ang binata bago niya ito pinapasok sa bakuran ng kanilang bahay. Hindi ko alam, anak, na siya pala yung lalaking sinasabi mo, pero sa huli kong natatandaan sa mga sinabi mo, Annie, bawal papasukin ang lalaking ito sa loob ng ating tahanan, kaya naisipan kong dito ko na lang siya sa bakuran patuloyin. Napapakamot na ulong sabi ng ina nito. Ma'am naman eh, ang lino ng sinabi ko pero hindi niyo ako naintindihan, o baka naman nabilog ka ng lalaking to, o di kaya nasahuran ka niya. Anak, kung ano man ang problema ninyo, pag-usapan niyo muna bago sumapit ang araw ng kasal ninyo ni Frank. Anak, kung ano man ang maging pasya mo, taus-puso kong igagalang. Basta pangako mo lang na alagaan mo yung apo ko. Nakangiting sabi ng ina nito habang si Raven na natiling tahimik na nakatayo lang sa tabi. Maya-maya ay nilingon siya nito. Hoy lalaki,
Lumayas ka sa bakuran ko dahil sa oras na magmatigas ka, hindi ako magdadalawang isip na pakawalan yung mga alaga naming aso. Isa pa, ayokong ma-stress dahil baka mahindi magandang mangyari sa pinagbubuntis ko. Sumenyas ang ina niya sa binatang bumalik na lamang ito sa mga sumunod na araw. Hindi nga nagmatigas ang lalaki na sa kanilang bakuran. Nilingon siya nito na may lungkot sa mga mata. Gusto niyang yakapin ito, subalit ayaw niyang magpakain sa kanyang nararamdaman. Nang makalis na si Raven sa kanilang bakuran, nagpa siya na siyang umakyat sa pangalawang palapag ng kanilang bahay upang makapagpahinga na rin, habang ang kanyang ina patungo sa kanilang kusina nang biglang tumunog ang telepono. Nagkatinginan sila ng ginang. Ako nang sasagot, pumunta ka na sa iyong silid upang makapagpahinga. Nang sinagot ng ina niya ang tawag, ay nasa kabilang linya ang kaibigan nito. Inilahad ng kaibigan ng ina ang nais mangyari. Hindi na nagulat ang ina niya dahil nang pumunta sa kanilang tahanan ang ama ng kanyang anak, ay nagpakilala na ito sa ina niya na lingid sa kanyang kaalaman. Dahil sa sinabi ng ina, nagpatuloy siya sa paghakbang. Samantala ang ina niya, kinakausap ang taong nasa kabilang linya. Hindi siya mapakali sa kanyang higaan at hindi niya mawari kung anong posisyon ang gagawin upang siya'y makatulog. Nagagalit siya sa tuwing sumasagi sa isipan niya ang maamumukha ng ama ng kanyang pinagbubuntis. Subalit ramdam niyang hinahanap niya ang mabango nitong amoy at ang mahigpit na yakap nito tulad ng nakatabi siya nito sa pagtulog. Kinaumagahan, nabungaran niya si Divine sa kanilang kusina na nagkakape kasama ang kanyang mga magulang. "Good morning, Mom and Dad," bati niya bago hinagka ng mga ito. Nang mapansin niyang tila may problema ang hinaharap ang mga magulang sa pakiwari niya dahil sa mga itsura ng mga ito. "May problema ba?" kunot noon niyang tanong. "Anak, kailangang madaliin ang kasal ninyo ni Frank dahil kung hindi, babawiin ng pamilyang Silverio ang lahat ng tulong na binigay ng kanilang pamilya. Ayon kay Mrs. Silverio, walang merge na mangyayari kung walang kasal na magaganap." "Paano nangyari yun? Akala ko ba maayos na ang lahat?" Tumingin siya sa direksyon ng dalaga na tahimik na humihigop ng kape. "Anong nangyari? Bakit kailangan madaliin ang kasal?" "Ma'am, hindi pa alam ng pamilyang yun na buntis ako. Hindi ko nga alam kung tatanggapin ba ni Frank itong batang nasa sinapupunan ko." "Anak, wala akong alam kung bakit gusto nilang madaliin ang kasal. Ang akala ko nga, hindi na kailangan madaliin. Sinabi ko na rin sa mga Silverio ang kalagayan mo, pero diretsahan akong sinagot ni Frank. Handa itong magpakaama sa batang pinagbubuntis mo." "Ma'am, hindi pwedeng si Frank ang maging ama ng anak ko." "Gusto mo na bang umatras sa kasalan? Anak, kung ang bata ang iniisip mo, hayaan mo tutulungan kita at ng papa mo na igapang yung pangangailangan ng apo namin kung sakaling naisipan mong umatras sa kasalan." "Hindi na po ba bumalik si Raven dito?" "Ayon sa nabalitaan ko, lumabas daw ng ibang bansa dahil nais daw nitong makapag-isip. Ang sabi pa nga nang napagkuhanan namin ng impormasyon, baka doon na lamang daw ito manatili ng maraming taon." Napaluha siya nang marinig ang sinabi ng ina. "Hindi ka ba niya pinuntahan para makapagpaalam man lang, ate? Walang ya talagang lalaking yun. Matapos kang buntisin, basta na lamang lumayas. Alam mo, ate, hindi mo deserve ang ganung lalaki. Kaya kung ako sa'yo, magpakasal ka na lang sa binatang Silverio." Sa halip na sagutin ang tanong nito, sinabi niya sa ginang na handa na siyang magpakasal sa binatang Silverio. Ayaw man niya, pinili niyang magpakasal, lalo na sa tuwing sumasagi sa isipan niyang iniwan siya ni Raven na parang isang basura. "Ito na nga siguro yung makakabuti sa akin at sa anak ko." "Tama ang pasya mo, ate, kaya sana isa ko sa mga makuha mong abay sa kasal mo." "Sigurado ka na ba sa pasya mo, anak?" kunwaring tanong ng ina niya sa kanya, habang ang ama niya nanatiling walang kibo sa isang tabi. Lumipas ang 2 linggo, inayos ang lahat ng kakailanganin sa kanilang kasal. Mas pinabilis at mas pinaaga nang hindi pa masyadong malaki ang kanyang tiyan sa araw ng kasal niya. Habang hinihintay ang araw ng kanyang kasal, umaasa siyang magpakita sa kanya ang ama ng kanyang pinagbubuntis. Ang hindi niya maintindihan ang dalagang si Divine ay tila itinuring ang kanilang bahay na parang pagmamay-ari na nito. "Mukha yatang aliw na aliw ka rito sa aming tahanan," tanong niya sa dalaga. "Hay nako, ate, tinawagan ako ni tita. Sabi niya isamahan daw kitang matulog ngayong gabi sa silid mo." "Bakit naman daw?" kunot noon niyang tanong. "Kasi nag-aalala sila na baka anong mangyari sa'yo at sa pagbubuntis mo. Alam mo na, baka iniisip nilang stress ka." "Divine, di ba sabi mo may kuya ka?" "Oo, kaya lang palaging abala sa aming mga negosyo." "Oh really? Ang gwapo siguro ng kuya mo dahil napakaganda mong babae."
Sinabi mo pa ate, kung hindi ka lang ikakasali, irereto kita sa kapatid kong yun. Bakit hindi mo isama sa araw ng kasal ko? Talaga ate? Sige, hayaan mo ate dahil sa araw ng kasal mo, isasama ko siya na makilala mo naman ang kapatid ko. Ate, maaari ba akong magtanong? Mahal mo ba yung ama ng pinagbubuntis mo? Hindi siya makasagot dahil maaaring anumang oras, tutulo na yung luha sa kanyang mga mata. Diretsahan niyang sinabi sa talagang mahal niya ang ama ng anak niya. Nakita niyang umiti ito habang nakatingin sa kanya. Niyakap siya nito dahil gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Pasalamat niya rin dito dahil handa siya nitong samahan sa lahat ng pagkakataong nalulungkot siya. Basta ate, ninangako na magiging anak mo ha. Tapos kuhanin mo ding ninong yung nobyo ko para napapalibutan ng gwapo't maganda yung magiging inaanak ko soon. Tumango naman siya, naki ng ngiti nito. Lumipas pa ang ilang linggo, binisita siya ng matalik niyang kaibigan. Kinamusta siya ng mga ito, humingi rin ng paumanhin ng mga kaibigan niya kung bakit hindi siya pinahiram ng halagang kailangan niya na mga panahong nanghiram siya sa mga ito. Sinabi niyang nauunawaan niya kaya kalimutan na lamang nila ang pangyayaring yun. Nilahad din ang mga kaibigan niyang pinagbantaan sila ng binatang Silverio. Bumalik sa dati ang samahan nila ng araw na yun. Pinangako ng mga ito sa kanya na darating din ang araw na makakabawi sila at sa araw na yun kung sakaling kailangan niya muli ng tulong. Pangako yan ha, baka mamaya kung sakaling kailangan ko muli ng tulong, kakalimutan niyo yung mga sinumpaan niyong to. Pangako, sabay natura ng mga ito sa kanya. Habang nalalapit ang kanyang kasal, kinakabahan siya ng sobra. Isang gabi hindi niya mawari sa sarili kung anong inaalala. Sa isip-isip niya, baka ganito talaga ang pakiramdam kung ikasal ka sa lalaking hindi mo naman mahal talaga. Ani, kailangan mong magpakatatag para sa magiging anak mo. Kalimutan mo na siya dahil tiyak akong kinalimutan ka na nito. Baka nga nagpapakasasa na yung lalaking yun sa piling ng ibang babae. Kusang tumulo ang luha sa kanyang mapupungay na mga mata. Naninikip ang dibdib niya sa tuwing iniisip niyang ibang lalaki ang kalalakhan ng kanyang anak. Hinaplos niya ng marahan at pagmamahal ang kanyang tiyan. Baby, pasensya ka na ha kung napakaiyakin ko. Pero hayaan mo, gagawin lahat ni mami para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Hinding-hindi ko ipaparamdam sa'yo na nag-iisa ka at may kulang sa pagkatao mo. Pangako, mamahalin kita higit pa sa buhay ko. Maluha-luha niyang sabi. Kinaumagahan, sobrang mugto ng mga mata niya dahil bukod sa umiyak siya kagabi, hindi rin siya nakatulog ng maayos. Good morning ate, bati sa kanya ni Divine na kararating lamang. Napansin din niyang may dalang bugkos ng bulaklak ang dalaga. Hindi ka ba hahanapin sa inyo? Nababahala niyang tanong. Ate, kaibigan ni tita sina ma'am, malamang sinabi kong dito ako pupunta sa inyo. Sabi nito sa kanya bago inabot nito sa kanya ang bulaklak na hawak. Salamat, ang sweet mo naman. Hindi galing sa akin yan, no? Kanino galing to? Pinabibigay ng kuya ko. Sabi ko kasi dito yung punta ko. Kaya ayun, niyaya ko ng kapatid kong magpunta sa flower shop. Tapos binili niya ito't sinabing ibigay sa'yo. Kala ko nga para sa akin eh. Kaya napangiti ako't nagpasalamat. Kaya lang sinabi niyang hindi daw para sa akin ng bulaklak. Ang sabi, ibigay ko daw sa'yo nang gumaan ang pakiramdam mo. Alam mo, masyadong misteryoso yung kuya mo sa'kin. Bakit naman? Kasi alam niya yung paborito kong kulay at bulaklak. Baka nagkataon lang po siguro, huwag kang mag-alala ate dahil sinabi ko sa kapatid kong imbitado siya sa nalalapit mong kasal. Alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin? Makakarating daw siya. O diba, ang lakas mo sa kapatid ko. Nakaramdam siya ng saya't kilig sa kanyang puso sa hindi niya alam kung bakit. Masaya ako malaman na makakarating ang kuya mo. Umaasa ka ba hanggang ngayon na magpapakita yung ama ng pinagbubuntis mo ate? Divine, huwag na nating pag-usapan ng ama ng magiging anak ko dahil wala naman itong pakialam sa akin at sa baby namin. Alam mo ate, malakas ang pakiramdam ko na baka dumating ito sa araw ng kasal mo. Bakit pa niya hintayin ang araw ng kasal ko kung pwede naman ngayon o sa darating na araw? Ah, basta ate, malakas ang pakiramdam ko na darating ito. Ilang sandali, nagkayayaan silang kumain. Habang sila ay nasa pagkainan, tumunog ang telepono ng dalagang kasama niya. Binaling niya ang tingin sa dalaga. Hindi mo ba sasagutin ang tawag? Hindi na ate, tsaka kung kuya ko yung tumatawag, malamang itatanong lang nito sa akin kung naibigay ko na ba yung bulaklak sa'yo. Tumangutango siya. Ilang sandali pa, nagpaalam si Divine na kukuha lamang ng dessert. Nang muli niyang narinig na tumunog ang phone, minabuti niya itong sagutin. Good morning, bati niya. Subalit wala siyang narinig na nagsalita sa kabilang linya.
Kunot noon niyang tinignan ang screen ng phone dahil iniisip niyang baka hindi niya napindot upang matanggap ang tawag. Nang makita niyang pabalik na si Divine sa kanyang kinaroroonan, maingat niyang nilapag ang phone kung saan niya ito kinuha. Tumawag ba ulit yung kuya ko? Tumango siya. Sinabi din niyang sinubukan niyang sagutin, subalit hindi siya tiyak kung nasagot ba niya dahil wala siyang narinig sa kabilang linya. Ganun ba ate? Ang mabuti pa, kumain na lamang muna tayo. Tahimik silang kumain habang pareho nilang inaabangan na tumunog muli ang cellphone. Subalit natapos na lamang silang kumain, hindi na narinig na tumunog ang cellphone. Kumabog ng mabilis ang dibdib niya nang sinagot niya ang tawag kahit wala siyang narinig na boses sa kabilang linya. Kaya hinaplos niya ito ng marahan na may kasamang paghilot. Nang bigla niyang naalala ang binatang si Raven, kung ano yung kabog ng puso niya nang makilala ang ama ng kanyang anak. Ganoon na ganoon ang tibok ng puso niya ngayon. Kaya sumagi sa isipan niyang maaaring si Raven ang nasa kabilang linya. Subalit tila nalalabuan siyang mangyari yun. Nang dumating ang araw ng kanyang kasal, ay nawala na ang pag-asa niya sa kanyang puso na makakasama ang ama ng kanyang anak. Ilang sandali ang lumipas, nagaganap na nga ang kasalan at pag-iisang dibdib ng dalawang taong nagmamahalan. Ilang minuto na lamang, magsisimula na siyang maglakad papasok sa simbahan kung saan siya hinihintay ng kanyang groom. Nanatili si Annie sa loob ng sasakyan habang ang lalaking papakasalan ay nasa loob ng simbahan. Matyagang hinintay ang kanyang pagdating sa harap ng altar. Niyakap siya ng kanyang ama. Masaya kung ikakasal ka na. Magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya. Anak, ingatan mo yung magiging apo namin ng ina mo ah. Sabi ng kanyang ama. Hinalikan siya ng Ginoo bago siya iniwan. Ganoon din ang ginawa ng kanyang ina. Ani, para namang Biyernes Santo yung itsura mo. Dapat nakangiti ka dahil ikakasal ka sa araw na to. Sabi ng kanyang ina. Sige na, ngumiti ka na dahil hindi ako komportable na iwanan ka dito sa loob ng sasakyan na ganyan ang itsura. Kung ano man ang magaganap ngayong araw, isa ako sa pinakamasayang ina sa mundo. Pakiramdam niya, siya lang ang nalulungkot sa araw na to, na sana siya ang pinakamasaya dahil siya ang ikakasal sa araw na ito. Sa isip-isip niya, akala niya nakikisimpat siya ang ina niya sa lungkot na kanyang nararamdaman, subalit nagtataka siya kung bakit tila ang saya pa ng ginang na ikakasal siya sa lalaking hindi naman niya gusto. Iniisip marahil ng ina niya na maibabalik na ng tuluyan ang pamumuhay nila sa normal kung kasal na sila ni Frank. Ilang sandali pa, may baklang bumukas sa pinto ng kotse kung saan siya naroon. Miss, ihanda mo na yung sarili mo dahil ilang sandali na lamang, bubuksan na yung pinto ng simbahan. Sinabi din ng binabae sa kanya na oras na makita niya ang hudyat nito, lumabas na siya ng kotse. Tinandaan niyang lahat ng sinabi nito. Ilang sandali pa, nakita niyang sumenyas ito kaya maingat niyang binuksan ang pinto ng kotse at maingat siyang lumabas sa tulong ng kanyang mga abay sa kasal. Inayos nila ang kanilang hanay. Maya-maya, bumukas na ang pinto ng simbahan, hudyat na magsisimula na ang kasalan. Marahan siyang humakbang subalit nanginginig ang kanyang mga paa. Gustong-gusto niyang umatras sa kasalan, subalit ayaw niyang ipahiya ang kanyang mga magulang, pati na ang pamilyang nagmabuting loob na mabawi lahat ng kanilang pagmamayari. Nang maalala niyang iniwan siya ni Raven na walang paalam, ay patuloy siyang humakbang pasulong ng paunti-unti, subalit may hindi masayang muka. Nilapitan siya ng baklang organizer. Missy Bayan, ngumiti ka ng pinakamaganda mong ngiti. Alam mo ba, ang ganda mong tignan, subalit hindi mapapansin ang ganda mo dahil nadaig ng malungkot mong aura ang beauty mo. Ngumiti siya ng labag sa loob niya nang marinig ang mga sinabi ng binabae sa kanya. Ilang sandali pa, tuluyan na siyang naglakad patungo sa entradang pinto ng simbahan dahil kita niya na unti-unting lumalaki ang bukas ng pinto. Inikot niya ang paningin sa paligid, na-appreciate niya ang ganda ng lugar at ang mga bulaklak na halatang mabusising inayos. Maya-maya, diniretso niya ang tingin kung saan siya hinihintay ng kanyang mapapangasawa. Namangha siya dahil kahit isang buwan lang pinaghandaan ang kasalan, subalit ganito kaganda at kabongga ang kinalabasan. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong habang diretsong nakatingin sa altar. Sa hindi sinasadya, nagtama ang tingin nila ni Divine, ang likot ng mata niya dahil hinahanap niya ang kapatid ng dalaga, subalit hindi niya ito makita, kaya pinili niyang umiti kaysa maging malungkot. Binalik niya ang tingin sa lalaking nasa harap ng altar. Nang malapit na siya, sinalubong siya ni Frank. Handa ka na ba? Ako kasi, handa na sa mga mangyayari. Tanong nito sa kanya,
bago nito inilahad ang kamay sa kanya. Labagman sa loob, tumango siya habang merong pilit ng ngiti sa labi. Tinanggap niya rin ang kanina pang nakalahad na kamay ng lalaki. Relax, alam kong sobrang gwapo ko ngayon, pero hindi ko akalain na ganoon yung magiging epekto sa'yo. Sa isip-isip niya'y napakayabang ito. Oo, gwapo naman talaga ito, subalit hindi sa mga mata niya, dahil isang lalaki lamang ang gwapo sa paningin niya. Walang iba, kundi ang ama ng pinagbubuntis niya. Inalalayan siya nito patungo sa harap ng altar. Inalalayan din siya makaupo nito. Ilang sandali pa, napansin nilang tila nagkaroon ng problema dahil ang ilang mga tao sa kanilang paligid, tila paulit-ulit naglalakad at nagkakaroon ng konting kumusyon. Maya-maya pa, tumayo si Frank. Hinalikan siya nito sa noo. Ani, hindi ako yung lalaking karapat dapat sa'yo. Mahal kita pero batid kong hindi ako yung lalaking gusto mong pakasalan. Kunot noon niyang tinignan ng binata. Frank, anong nangyayari? Anong ibig mong sabihin? Sunod-sunod niyang tanong. Bago ang lahat, kamustahin natin ang kalagayan ni Raven. Raven, relax. Tiyak naman akong papatawarin kanya at pakakasalan kanya dahil bukod sa buntis siya, mahal ka niya. Alalahanin mo, napilitan lamang siyang pakasalan si Frank para sa mahal niyang ina. Pero sa araw na to, ikaw ang lalaking papakasalan niya. Sabi nito sa kanyang sarili habang pinagmamasdan si Annie na kausap ang binatang Silverio. Hindi niya lamang nararamdaman niya dahil ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Iniisip niya dahil baka tanggihan siya nito dahil mas pipiliin ang babaeng mahal niya si Frank na pakasalan. Nanatili siyang nakatayo sa medyong tagong lugar hanggat hindi pa nagbibigay hudyat ang taong katuwang nila sa planong to. Nainis siya nang makitang hinalikan ni Frank si Annie sa noo. Masamamang pakinggan, napamura siya kahit nasa loob siya ng simbahan dahil sa selos. Iniisip niyang kay sarap suntukin ni Mr. Silverio dahil inalikan ang babaeng pakakasalan niya. Ilang sandali pa ang lumipas, narinig na niya ang hudyat ng musika kaya inayos niya ang kanyang tindig at dahan-dahan na humakbang pasulong. Hindi nakatingin sa kanyang direksyon si Annie, subalit nang marinig nitong naghiyawan ng mga bisita sa labis na kilig, napalingon ito sa kinaroroonan niya. Nakita niyang lumuha ito habang tinititigan siya nito. Napansin din niyang nagulat at hindi makapaniwala ito nang makita siyang naglalakad patungo sa kinaroroonan nito. Maya-maya, nakita niyang binulungan ni Frank ang kanyang mapapangasawa habang may ngiti sa labi. Hindi makapaniwala si Annie na makita si Raven sa venue ng kanyang kasal. Kinausap siya ni Frank sa mahinang boses. Relax and enjoy. Tura ni Mr. Silverio. Humingi din ito ng paumanhin sa kanya sa mga nagawa nitong kasalanan at sa mga taong mahal niya. Binulungan din siya nito na siyang pinagtaka niya. Nagtatalikuran na sana siya nito. Hinawakan niyang braso nito. Frank, huwag mo naman akong ipahiyat ang pamilya ko. Mahina niyang sabi, ngumiti ito sa kanya. Sapagat aras kong to, batid ko sa sarili kong ikaw ang magiging masaya sa ating dalawa. Kung papakasalan kita, batid mo't ako na hindi ka magiging masaya sa piling ko. Mahal kita, Annie, kaya kita pinalalaya. Inalis ni Frank ang kamay niya sa braso nito at tuluyan na itong naglakad palayo sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya, nakarinig siya ng musika at hiyawan ng mga tao mula sa kanyang likuran. Naririnig niya rin kinikilig ang ibang mga bisita, kaya inikot niya ang paningin sa buong loob ng simbahan. Sa hindi sinasadya, nagtama ang tingin nila ng lalaking ilang linggo na niyang pinapangarap na makita. Tumulo ang mga luha niya nang makita niyang patungo ang lalaki sa kanyang direksyon habang may dalang bugkos ng pulang rosas. Hindi niya lamang gagawin kung sasalubungin niya ba ito o hihintay na makalapit sa kanyang kinaroroonan. Nang tuluyan na itong makalapit sa kanya, binigay nito ang bulaklak na kanina pa nito dala-dala. Lumuhod dito sa kanyang harapan. Miss Sibayan, will you marry me? Tanong nito sa kanya. Tumingin siya sa buong paligid at sa mga bisita. Tumingin din siya sa direksyon ng pamilya niya at sa pamilyang Silverio. Nang makita niyang tumango ang mga ito, masaya niyang ibinalik ang tingin sa lalaki na kaluhod sa kanyang harapan. May magagawa pa ba ako? Narito ang mga bisita, pare at mga ninong at ninang. Isa pa, kailangan kayo ng magiging anak natin. Yes, I will marry you, Mr. Nunez. Masaya niyang sabi. Binuhat siya nito sa labis na saya. Pagkababa, hinagkan siya nito sa kanyang labi at hinalikan din ito ang hindi kalakihan niyang tiyan. Samantala si Frank,
Nakita nilang masayang nakikipag-usap sa dati niyang kasintahan. Alam niyang nasasaktan kahit papaano, pero dahil nakita niyang maganda at tila mabait naman ang babaeng kausap nito, masaya na rin siya kahit papaano. Ilang sandali pa, narinig nilang magsalita ang pari na nagbibigay ng basbas sa kanila bilang mag-asawa sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus.